Follow nyo yung Broccoli TV and subscribe, mga kapan. Click here. 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 Click here to subscribe. Ayan na, we're now live. Happy Fiesta ng Jews, Redlon. Kamusta na? Ito pa rin, nandito pa rin sa tabi-tabi. Pero Fiesta ng Jews, di ba? Matatapos lang ng Fiesta ng Jews sa, maraming nakakatawang pangyayari doon sa kanilang ginawang Fiesta. Yes, ang saya-saya. Teka, tanggalin ko lang yung wallpaper ko. Wait lang. Paano ba ito? Wait lang. Ayan, sino ba nandito? Si You Will. Makasalan ng hapon, You Will. Ano ba yan? Nagpalit kasi ako ng mga kung ano na. Yun, lumabas na. Happy Fiesta Jews. Dito sa Zoom, hindi makita no, yung mukha mo. Pero sa YouTube ba yan? YouTube. Ayan, meron na. Hirap kasi na OG eh. Oo. Tumatanda na tayo. May audio naman, Zoom, no? Oo. Sa Zoom, merong ano, wala dito, no? Hindi makita. Walang makitang video. Ay, Zoom. Oo nga pala. Hindi ako mag-open cam. Kasi, Bradlon, may lakad ako this, mag-out of the country ako this June. I-meet ko yung mga boss ko, ganyan, co-workers. Nagpa warts removal ako. Alam mo yung warts removal? Yung kukurentihin yung warts na susunugin. Nagli-leave yun ng mga black. Parang sugat. Kaya, kasi sabi ng doc, ang nakita niya daw, 150 warts. Sabi ko, ang dami naman, Doc. Ganun talaga eh. Tapos, ayan, binigyan ako estimate. Sabi ko, parang hindi ko kaya yung ganyang karami. Sobrang yung mukha ko. Yung dami sugat. Sabi ko, sunog. Half lang, Doc. 75 lang po. Ay, di yun. Kinoriente yung mukha ko. May anesthesia naman, putya. Masakit pa rin kahit siguro dahil yung pahid lang na anesthesia. Masakit pa rin. Ayun. Kaya ayoko mag-open cam. Ewan ko kung makikita niya. Ayokong pakita eh, naiiyak ako. So, ano ka lang ngayon? Parang silhouette ka lang ngayon. Silhouette. Oo, silhouette lang. Ayan, podcast lang talaga. Audio podcast. First 3 days, bawal ba sa inyo mukha? E di, ligo lang katawan, ganyan, bawal yung mukha. So, nung after 3 days, yung 4th day na, yun, nasabon ko na, okay na. Medyo natutuyo na siya, kaya lang may bakas-bakas pa rin. Ayan. After naman ito, tiis ganda, sabi nila. para ka pala nagparito, okay yan. Para ka nagparito, okay. Oo. Parang si Puto. Botox. Botox.
Batiin muna natin yung ano, tumatawa si Yuwil. Oh. So talaga, magtiis ganda ka rin. 7 watching right now. Pagka ganito kasi, konti lang nanonood eh, no? Dahil malapit na ang salamat sa juice. Ano rin siguro, napagod sila kaka-fiesta ng juice. Ipakita nga natin yung fiesta ng juice. Bihira itong mga to eh. May mga comment din si Grace Barrios. Ganito na lang. Brocoli, maganda para hindi masyadong ano yung visual. Ano, mag-share screen ka lang ngayon. Kasi hindi naman nakikita yung mukha mo. So, more on share screen tayo. Pwede. Share screen. Para merong makikita yung nanonood sa YouTube. Oo, tama. Galing. Salamat sa juice. Ito. So, ipe-play ko lang to. Tingnan natin. Kilala ko yun, no? Si Sis. Tagalokal ng Signal 1. Ganun na siya. Sa palit ko yun. Oh, ang bihira, no? May float pa, no? Para palit sa mga sinulog at ati-atihan. Ayan. So nakita niyo na. So very ano, anong napansin niyo? Redlon, anong napansin mo dito? Majorette na. Oo. Mahaba ang palda. So the design is very weird. Fiesta ng Catholic. Oo. Dinadapat. Ha? Ladap nila. Oo. Banderitas. Ayan. Mga banderitas din. Very Catholic. Tapos yung team nila is Bahay Kubo, ganyan. Oo. Very traditional ng Filipino fiesta. At saka ano, at saka yung fiesta nila, para siyang fiesta ng mga tagkatagalugan. Kasi yung motif na yan, yung theme na yan. Doon lang yan sa ano, sa mga Bulacan. Ganun. Yung ganun yung mga sa ano, yung theme na yan. Kasi kung sa mga bandang Visayas yan, Mindanao, iba din doon. Iba naman doon yung display. Iba naman kasi yung mga native doon. Yes. Ito yung mga katutubo sa Luzon, Central Luzon in particular. Yes. Alam naman kaya natin. Sa kanila kasi, ang alam ko dyan, pinagbabawalan din nila minsan yung member nila na sumama doon sa mga, halimbawa, kagaya sa mga sinulog, ano, di ba, sa mga ati-atihan, kadayawan festival, ganun. Meron pa nga yung kinikwento ni, ano, ni Soro, yung sa may Cotabato, meron din kasi silang parang some sort of a fiesta doon, tinalak festival, pinagbabawalan din yung member doon na mga ano, sumama at kain. Ang bihira naman yun. Bakit? Wala namang ano doon. Wala namang input. Joseph. Pinalak na lang yun. Any form of fiesta, bawal. Kasi nga, pinagdiriwang yung mga santo eh. Sabi niya. Kasi sa amin, sa Pateros, Santa Marta naman. Saka San Roque. Yung Santa Marta, sinasayaw yon. Nakita ka na bang ganon? Binubuhat nila yung Santa Marta, okay. Tapos sabay-sabay sila sumasayaw. Tapos yung mga tao, naghahagis ng candy. Parang ganon, parang ginagawa din yan sa Santo Niño, di ba? Yung parang sinasayaw yung Santo Niño sa mga sinubok. Ganon. Tapos sa ano din? Ano ba yun? Yes. Ubando ba yun? Ay, ganon, ubando na. Magsasayaw ka kung gusto mo magkaanak. Diba sa ubando ka? Mm-hmm. Ubando, oh. Now, ito, meron din silang binubuhat dito. Yung logo
ng MCJ Cares. Sinakay parang din. Parang yun. Yung kanilang ano, image. Hindi rin diba makalakad. Diba ano? Diba dati inatake ni Bes Mahilig si Bes umang atake ang mga religyosan daw ng Katoliko eh. Hindi daw nakapaglalakad, pinapasan pa. Tapos palagi din meron silang palaging pinapalabas noon para atakihin ang Katoliko. Na yun bang ang mga ano sa simbahan tapos ipinapasan yung malaking imahe ng Maria. Tapos biglang bumagsak. Kasi matanda na yung mga pumapasang pare, ganun. Mm-hmm. Yun ang palagi pang atake nila. Tapos ngayon ginagawa din pala nila. Oh, grabe. Eh parang ganun din. Tapos merong messenger chat na spin-forward sa akin. Minamadali pa nung ano nung manggagawa, sabi niya, "Oh, tapusin niyo na 'yang banderitas na 'yan," sabi. Eh spin-forward sa akin na nabibisit yung nakareceive ng chat na ano to, pinapasweldo ba kami nito, ba't ganito magsalita? Tapusin niyo na 'yung mga banderitas na 'yan, sabi. Gadong demanding. Demanding. Wala namang bayad. Sweldo. Free labor naman. Oo. Yan ang hirap dyan. Yo, so, ang daming effort nito. Napansin ko nga eh, yung mga tarpaulin, ang daming ginastos dyan, na tinta. Tsaka... Oo, malaki yan. Malaking gastos yan, bayad dyan. Tarpaulin. Oo. Mahal magpaprint yan eh, tarpaulin. Mm-hmm. Kasi meron silang after may program din eh, may namigay si Kuya ng mga kabuhayan showcase. Ganyan. Ganun. Wheelchair. Nanood kasi ako konti kaya lang naumay din ako. Sabi ko parang iba ang ano doon ang host doon si ano. Simon ang host doon saka yung si ano. Mon Hoxon. At saka si ano, Long Bowen, yung babae. Si Long Bowen, oo. Leo. Yun na nga. Mm-hmm. Eh, sabi ko, okay din to kasi nakakatulong sila. Pero yung return of investment, diba, sabi mo na sa KD Rock, kumikita ng hundreds of thousands every day, every week. Eh, magkano lang yung pinamigay nila? Diba? Oo. So, yun na nga, yun na. Parang it's just business. It's a show. It's a show. Kasi mahilig sila doon sa ganun eh, di ba? Yun na yung ano nila ngayon, Bokoli, yung tinatawag nilang nag-change na daw sila ng game plan. Di ba? Yung sabi ni Halukay doon sa kanyang meeting. May shift magbabago na game plan nila. Yun na yun, game plan. Ganun ba? Eh, asan na yung pangaral? Wala na. Ay, para pamitin. Eh, ang mga tao, uhaw sa salita ng Diyos, hindi yung ganito. Kasi ang katwiran nila, ang Diyos daw, yung totoong Diyos daw, ang pinagpe-fiesta nila. May nakasulat naman daw sa Biblia. Meron ditong makulit sa chat. Hanapin ko nga yan. May mababasa daw sa Biblia na fiesta ng Diyos. Sa Old Testament. Oo. Sa Old Testament, si Yahweh, YHWH. Yan yung pinapatungkulan nila. War yung God. War God. Wala nga eh, wala nga talaga ano eh. Hindi nga sila talaga lulusot yan eh. Hindi talaga lulusot yan. Kasi natalakay na natin yan eh, na yung sinasabi dyan sa Old Testament na yan, na Yahweh, yan ay war god. Oo. Si El. Nag-evolve si El. Nag-evolve yan. Hindi na nila mababa, hindi na nila kayang ano yan, mabawi yan dahil nasa history na yan. Saka ganun talaga ang nangyari. Yes. Ayan. Alam naman yung mga masugid nating tagapakinig, alam nila ang history of God saka history of Satan. Na yan eh gawa-gawa lang din. Nag-evolve lang kaya nagkaroon ng ano ng Diyos saka Satan. Ayan. So meron nga nagtatanggol dito. Sabi kasi ng iba very pagan. The design is very pagan. Fiesta ng Diyos. Ayan. Para daw Señor Santo Soriano. Oh. Loko-loko tong. Oy Peter ah, basher ka.
Di meron ding isa doon yung si ano, yung palaging nagko-comment, Eliseo, Eliseo Sortanas. Ang kalaban niya si ano, Will Jackson. Will Jackson, Eliseo Sortanas. Unang magkatapat eh. Grabe yung awayan nilang dalawa. Oo. yan nga. Nakakatawa rin itong mga nag-aaway dito eh. Tignan mo ah, Bradlon. 49 reactions. 77 comments, 37 shares. Kumalat na yung post ko. Baka hindi ba sila nagdududa kung sino yung kumuha na yan? Baka nandiyan lang sa tabi-tabihan. Ay, oo. Eh, mahirap malaman kasi kung pulan yung mga tao doon. It could be anyone. Tradisyong ginawa ng tao, sabi ni Toby. May nagde-defend eh, sabi. Hoy, alam nyo bang every year namin ginagawa tong Fiesta ng Diyos? Oh, eh sabi naman ni Peculiar, oo, alam ko yan. Pero itong last na to is merong reason na Brethren Day. Ngayon lang to ginawa, first time ever yata. Tama ba? Ibig sabihin, hindi pala talaga sila naglalaan ng panahon para sa mga brethren. Di ba kasi ngayon lang nila ginawa? Oo, ngayon lang. Once ano, in forever. Ayan. Sabi ni Grace Barrios, nagpiesta Brethren Day? Ah, tama. Dahil ang mga kapatiran ay binulag ng tut at duwag nilang sogo. Ay, Sis Grace ha. All caps ka pa. Twin sister niya, no? Twin sister ni Peculiar. Ayan. Tuntua si Peculiar yan. Oy, happy birthday pala kay Peculiar. Hello. Yan. Saka kay Kuya Talong, happy birthday. Mag-celebrate na kayo ng birthday sa laman. Nako naman kayo. Meron ako nakausap Badlon eh. Isang manggagawa na high ranking. Sabi niya, boss, yung anak ko, hindi ko pinag-birthday. Mga 30 years ako sa iglesia, hindi ko pinag-birthday yung anak ko kahit minsan. Tapos ngayon, nagising na ako. Nagsisisi ako. Kawawa yung anak ko, hindi ko pinaranas ng birthday. Grabe. Tapos sila pala nagbe-birthday din. Oo, yun nga, diba? Ano pa nga eh, dun sa Brazil, diba? Ano pa, Coco team, diba yung Team Coco, di ba? Ano yung parang Halloween? Ah, Coco. Team ganun, sabi ko, pambihira naman itong mga to. Para bang yung ini-impose nila sa mga members na ganun, tapos nila pala mismo eh, nagawa. Diba yun ang nakakainis? Yun na nga. Yun, mag-ano na kayo. Kasi sabi nila, pagsalaman. May katwiran kasi sila eh, na mas mahalaga daw yung Sabbath day. Dati kasi wala namang Sabbath day eh, di ba? Wala yan. Bago lang yan. Karawan sa espiritu, di ba? Oo, karawan sa espiritu. Yun. So, yung bautismo, baptism day, ang mas mahalaga. Ang may talata yan eh, yung isang araw sa ano, sa yung looban, mas maigi kaysa sa ano. Basta may ganun eh. Isang libo, mas isang maigi. Isang libo ba? Looban ay mas maigi kaysa 1,000. Oo. Saka may isa pa, yung mas mahalaga yung kapanganakan sa espiritu kaysa sa kamatayan, parang ano. Ah, ano ba? Kalimutan ko. Mahalaga sa paningin ng Diyos ang kamatayan kesa kapanganakan. Yan. Kaya yung birthday, dinemonize ano talaga. Nang sabi ni ano bro, ano, meron 'yan ano sa looban pala ng templo. Sa templo ba 'yon? Oo, nga naman kasi yung ano talaga, yung Israel naman talaga, ang pinaka-center ng worship nila is yung temple. Kaya nga nung nasira yung templo, pag sinabi kasi na sa iyong looban, ibig sabihin looban ng templo, doon sa ano yung templo na ginawa sa Solomon's Temple. Mali. Naloko na. Sabihin ni Bad Willy. Oy, Bad Willy, shout out. Oo. May ano sila. Si
Tinalakay din pala ni Willie yung about sa fake news daw na pinakalat ng Reddit. Oo, baka isa din dapat talakay din natin in the future. Wala eh, si Kuya pa... Talong eh. Kasi ayan naman, na si Kuya Talong nangungulit din. Brad Willie, ipag-pray mo po si Brad Sunny. Laging ganun, kinukulit niya. Eh, ayaw nang, sabi ni Brad Willie, pwede ko ipag-pray kung sumasampalataya. Eh, hindi naman naniniwala si Sunny na effective pa yung pagpe-pray. So, hindi rin tatalab. Eh, kinukulit na kinukulit ni ano, Kuya Talong. Yun, na-trigger. Pero ano yan, kakampi yan. Ang hindi laban sa atin ay suma sa atin. Di ba may ganun? Yun lang. Nagpapagaling nga kasi siya. Ayun, so ito. Nakita mo ba tong screen ko? May mga lechon, Bradlon. sino ba nakapunta dito? Sino ba nandito? Andiyan ba si Uwil? Baka gusto magsalita ni Uwil. Pumunta yan eh. Andiyan siya eh. Uwil, magsasalita ka ba? Sino ba kumain ng mga lechon na to? Minting pigs lang ang lechon. 17 pieces. Konti lang yan. Kulang na kulang. Ano nga lang to, parang for a show lang. Kasi kung dapat, eh, pinadamihan na sila para makakain lahat, di ba? Kasi 17 pieces, konti lang yan eh. Oo. Ayan, nag-chat-chat si Uwil. Sabi niya, sa looban ng templo, hindi looban ng MCGI, nasa talata. 17 pieces ang lechon. Kulang na kulang. Ambagan ng Motor Riders Club ang lechon. Ah. Mali pa rin, palpak pa rin sila kasi ang isa kasi sa trademark ng piyesta ng talagang piyesta kung gagahin nila yung sa Katoliko, yung makakapag ano ka pa, makakapag Sharon ka pa. Yung balutin mo ako sa hiwaga ng iyong pagmamahal. Diba, ba't ko alam diba? Yan, Bocha? Ibig sabihin, yung makakapagbalot ka pa pauwi ng bahay. Mali. Hindi sila nakapagbalot. Hindi nakapag-Sharon Cuneta yung mga kapatid na pak. OG ka talaga, Badlon, ha? OG, ha? Panahon pa ni Sharon, ha? Balutin po ako. Na, pag sinabing mag-Sharon Cuneta, yung Sharon Cuneta, yan yung paboritong kanta ng mga namimiesta, nagbi-birthday, kasi, di ba, kultura na ng Pinoy na hahakot ka talaga. Kaya kailangan malaki yung bag mo. Eh, pero, 17 pieces lang daw to, eh, ang daming data packs na pumunta doon. Oo, maraming. Dismayado ang mga data packs, ubos agad ang lechon. Siyempre, unang maubos yan, balat. Oo. Nahubaran agad. Saka yung ano, meron na agad na kumuha ng buntot yan. Di ba yung buntot? Natitira rin yan. Ah, talaga ba? Buntot. Ayoko ng buntot eh. Ayun naman. Balat naman talaga yung sarap sa lechon eh, yung balat. Saka yung part na medyo may taba. Pero mostly, hindi masarap kung hindi masarap yung pagkakatimpla. Yan. Pero may nag-comment si Toby yata yung may panahon daw sa Biblia na sinabi sila'y magsisikain sila'y magsisinom. Ikaw ba yon Toby? Nagsabi nun? Hindi ako yun. Ay, hindi. May ganun daw. Ba't daw ganito ang piyesta ng Diyos? Pagkaing napapanis to. Ayan, ako pala ang sabi nun. Pagkaing napapanis, sila'y magsisikain. Diba? Tapos lechon pa. O paano naman, nakaka-offend naman to sa mga kapatid nating Muslim. Joke lang. Pero, diba anyo nang masama to? Dahil... Sila antay-halal din. Antay-halal sila. Magkalaban, no? Diba yun yung isa din yan sa mga contention
at polemic ni Bes laban sa mga Katoliko na namimiesta. Kasi hindi naman daw talaga ang sinasamba dyan ang Diyos, kundi ang hinahabulan daw ng mga tao doon sa piyesta, ipagkain. Tsaka yung mga ano dyan, inuman, di ba? Ganun ang atake ni Bes sa mga ano, Katoliko. Hindi naman daw talaga yan pagsamba daw sa Diyos yung sa piyestahan dyan. Kasi kainan daw yan, tsaka inuman. Ganun. Hindi malabas. Ganun din ginagawa nila dito. Meron din mga litsunan dyan. Yun na, parang kinain nga nila lahat nung ina-atake nila. Oo. So, okay naman din dahil napakain daw yung mga taga-sityo. Sila daw yung bumanot ng lechon. Sabi ko... yung mga ano, IP? Yung mga IP ba? IP. Indigenous people. Babalik na si Kristo kaya kainan at inuman na. Ano inunom dito? Juice. Pag inom mo, salamat sa juice. ayun na nga. Meron daw dating na ano eh, makasanlibutan na sila'y magsisikain. Ano masabi mo dito, Toby? Ang pagkakatanda ko lang kasi dyan, sabi ni Bis, ano daw eh, na ano daw siya, yung iba parang nagkakaroon ng pistahan para sa ibang deity. Eh parang yung deity nila, wala naman daw pista. So yun lang siya nakapag-isip na ano. Wala naman siyang binigay natin lahat regarding dyan eh. Tsaka Broccoli, yung regarding niya sa piyesta ng Diyos, ang alam ko na piyesta ng Diyos para doon sa mga old generation, yung pasalamat. Yung piyesta ng Diyos, kaya ang inawit eh, ngayon ay araw. Yung piyesta ng Diyos na sinasabi noon na hindi pa uso itong piyesta ng Diyos na ito na may kainan, yung pasalamat. Yung pasalamat mismo. Yung gathering na pasalamat, yun yung piyesta ng Diyos. Diyan sa pagtuturo dati ni Bes. Eh, bago lang kasi ito, itong piyesta ng Diyos na to, wala pang 10 years yan. Yung ginagawa, wala pang 10 years yan. Oo, ganun. Pero nagfiesta ng Diyos na rin si Bes, di ba? Naabutan niya to. Oo, nabuhay pa siya nun. Ginano niya ito. Pero bago pero, lang ito. May kainan din ba? Meron din. Ang set up dati, yung unang-unang piyesta ng Diyos, lahat ng mga lokal yun. Talaga dito sa amin, dyan sa Luzon. Para siyang ano, inanunsyo, tapos mag-iimita ka ng mga kapitbahay mo, magpapalaro kayo doon, ganun, maglalagay din kayo ng mga banderitas doon sa lokal niyo, ganun ang setup para siyang nag-iimbita ka rin ng parang Bible exposition. Kaya lang, hindi Bible exposition yung ialalagay niyo, kundi piyesta rin, may awitan ng ano, sanlibutan, may sayahong sanlibutan, may kainang, ano, o ganun, hindi ano, wala siyang pangangaral, kundi purely, puro lang ano, parang pansanlibutan din, kasi ang isasayaw mo nga doon, awitin eh, puro sanlibutan eh, walang ano eh, walang anging awit doon, walang himnaryo doon. Ganoon ang set up. Oo, ganoon ang set up ng piyesta ng Diyos na una na si Bes ang ano, may ano noon, may idea noon. First time kasi wala pang 10 years 'yan eh, wala pang 10 years yung piyesta ng Diyos nila. Kumbaga parang lumala. Ngayon kasi mukhang piyestang-piyestang Katoliko na eh. Nag-upgrade. Oo, ganoon. So okay. Ganun pala yung fiesta dati. Inactive kasi ako eh. Kababalik ko lang kasi nung ano, nung pandemic. Tapos tumigil din ako after a year. Ayan. Oh, may bisita tayo. Si Brad Mark ng Qatar. Assalamualaikum, Brad Mark. Sino ba tong Brad Mark na to? Ayan, connecting. Ha? Kasama ni Vlogcaster. Kuya Vlogcaster, oo. Kilala mo Brad Mark, si Vlogcaster? Hello? Ah, hindi siya marinig. Sige, ayusin niya muna. Ayusin mo na yung audio. Marami tayong kilala dyan sa Qatar. Hello pala kay Brad Resty. Ayun. Ano sabi dito ni You Will? May free store daw pag ano, pag fiesta ng Diyos. People's Day dati, kaya walang tanging awit. Walang tanging awit. Okay. People's Day. People of God. Sige. Ayun, tapos dito, merong...
Sige, bro. Ang isa din ano dyan, parang kasi hindi pa nga masyadong matagal yan, di ba? Nung nawala si Bes, iniba na ni Manila yung format ng Piyesta ng Diyos. Diyos, yung style naman doon, pag magkakaroon ng Piyesta ng Diyos sa lugar ninyo, ibig sabihin doon, halimbawa, hindi sa lahat ng simultaneous ha, kundi halimbawa sa particular na probinsya o isang division. Pag magkakaroon kayo ng Piyesta ng Diyos, ibig sabihin, expected na nadarating ang sugo doon sa lugar na yon. Oo, ganon. Yung latest na format nila ng ano. Kaya pag halimbawa, ama, dito sa amin, nanawagan ng mga kapatid, meron po tayong ganalapin na Piyesta ng Diyos ngayon pong ganitong araw, ganitong buwan. Sana po paghandaan po natin ito mga kapatid dahil malaking gawain po ito at malay nyo darating ang ating kapatid na KDR. Ganon, style nila. Oo, sa malay lang. Piyesta ng Diyos. Pinapalabas sa mga ABR, ABP. So, yung pupunta siya sa lugar, tapos yakap-yakap siya sa mga ano, matatanda. Yun yung Piyesta ng Diyos ngayon na ginaganap sa per division yan. O, per division. Okay. So, ang Piyesta ng Diyos ay pagbisita ng sugo sa mga members. Ganun lumalabas. Wala namang aralan ng yung, ng salita ng Diyos, diba? Wala. Parang paalala lang. Mga words of wisdom ni Kuya, ganun. Taylor. Oo. At kasama niya palagi doon si ate. Oo, si ate ang kasama niya palagi doon sa mga lakad niya. Oo. Diba, may mga picture-picture na heart, di ba yung pag-ibig. Pag-ibig, yung sabi ni Peta. Tapos magbablog sila doon, magbablog. Hanapin nga yung ano, may video si Kuya Tals eh. Sabi niya, pag-ibig. Saan ba yan? Tragis. Saka na lang, hindi ko yata na ano, na-save. Sige. Yun nga. So, pa-picture din. Ganun. So, parang celebrity ang dating. Yung araw na yun, oh, makikita natin si ano, si ate tsaka si kuya. Ganun na yung Piyesta ng Diyos. Kasi, ano ba sa tingin nyo? Dapat ba ipag-fiesta ang Diyos? As a ano, Christian ba? Kailangan ba talaga yun? Kung kayo Christian? Kung ako ang tatanungin, di ba ano na nga, luma na nga eh. Lumang, di ba hindi na nga dapat. Kaya sabi nga ni Pablo, iwanan ninyo ang mga unang sinulain ng aral ni Kristo, di ba? Yun sa, ano? Mm-hmm. O, ano na yan eh, luma na yan eh, parang ano na yan eh. Kung sa mga, yung Christian perspective, akong halimbawa, ako eh, naniniwala ka. Kasi yun ang sinabi ni Bess eh, hindi na pwede yung pagpapato ng kamay, pagpapagaling ng mga may sakit. Yung sa Hebreo, yung leaving behind the fundamental doctrines of Christ, yung mga pista-pista na yan ng lumang tipan, hindi na dapat i-celebrate yan. Dahil nakasentro na tayo sa ano na, Jesus Christ na yung ano na, yun na nakasentro. Christ na yung ating susundin. Si Christ na. Pinagpiesta ba si Jesus? Hindi naman. Parang... Sa New Testament, wala. As in, talagang walang pista. Kahit yung mga early Christians, hindi sila na ganun. Ba't ganyan audio mo? Parang sinasapian ka. Nasa likod ko yun. Nasa labas kasi ako eh. Okay. So, sa lumang tipan tong piyesta, sa bagong tipan, wala naman gantong pangyayari. Palaspas lang. Alam ko may palaspas eh. Oo. Yung ano, ano naman kasi yun? Si Kristo kasi, inabutan na niya yung Judaism na pananampalataya na yung tumusunod pa rin. Pero sabi nga ni Kristo, binago na niya yung utos eh, di ba? Nako. Binago na niya, di ba? Sinira na niya yung kautusan. Hindi na yung ano, hindi na yung ano. Christ na tayo ngayon. Kung halimbawa Christian tayo, no? Christian at Christian na eh. Ano ba talaga ang susunod natin? Old Testament. Bagong tipan na nga eh, kaya nga bago eh. Oo. Pag sinabing bago, miluman niya yung unang tipan. Right. Diba? Oo. Ito, sabi ni Yuwil, pista ng mga Hudyo yung ano, nakasakay siya sa asno. Ito ba yung asnong nagsasalita? Yuwil.
Yung kay Balaam. Yung sa Shrek. So, nagpiesta si Jesus. Tama ba? Kasi Hudyo siya eh. Oh, yun nga kasi Hudyo siya. Eh si Abyss naman kasi gusto magpaka Hudyo. Yun yun eh. Gusto magpaka Hudyo. Jews na rin siya, Jews. Siya ay isang Jew wannabe. Jews ng mga Jews. Okay. Kasi yung parang conflicting dahil nung unang panahon, nung Old Testament, si YHWH pinagpe-fiesta, tapos nung si Jesus na, yung anak niya, wala nang fiesta-fiesta. Eh, ang MCGI, ano pa, ang sinasamba yung Diyos ng Israel. Saka si Jesus. Kaya nagpe-fiesta sila. Ang gulo. Pati rin nga rin yung kanilang sinasabi nilang New Year eh. Christian New Year nila. Base yun sa lumang tipan. Kaya wala rin. Kung inconsistent na. Parang baga sa napakagulo. Ano ba talaga? Alam mo si Sundin, luma o bago? Eh binago na nga ni Jesus. Gambula nga eh. Pero ang kanta, Kristiyano ako, Kristiyano tayo. Kristiyano na ano pa rin, lumang tipan pa rin ang sinusunod. Old Testament. Oh, pero ang sinasamba pa rin, yung Diyos na War God, si YHWH. Ang gulo, naguguloan na ako. Hello, hello. Feel ko nga ano yan eh, ang deity ng Old Testament tsaka New Testament magkaiba eh, para sa akin. Parang may in-introduce ka si Jesus eh. Magkaiba? Okay. Oo, kasi yung sa Gnostic na, yung sabi ko palagi dito, yung Gnostics na sect of Christians na ginawang heretic sa panahon ng ano ni Constantine, yung ano ginawa silang heretic. Sa kanila nga, hindi nga nila kinikilala yung Diyos na yan na sinasabi sa Old Testament dahil yan ay sabi sa para sa kanila, masama yan. Dahil ano nga yan eh, iba nga ugali niyan eh. Kaya hindi yan ang kanilang sinasabi na sinasamba nila na Diyos. Hindi nila kinikilala. Eh si Kristo ang kinikilala nila. Kaya nga sila dineclare na heretic kasi iba yung kanilang view, kanilang paniniwala sa mainstream na yung pinagkasunduan doon sa council. Eh sila kasi yung na-reject eh, yung paniniwala nila na yun. Kaya hindi tayo nag-iisa doon sa ganung paniniwala na yung Old Testament na Diyos, eh hindi yan yung Diyos na ano, kagaya nung tinuturo na dapat sambahin kasi mabait si Kristo eh. Di ba? Napakabait ni Kristo tapos ano, makikita mo mabasayan. Kaiba yan. Oo, ang contradicting. Uy, ito na naman si Bad Mark. Pasok. Hello sa mga taga-Qatar. Ayan. May gusto akong banggitin pangalan eh, pero baka ayaw niya magpabanggit. Hello kay ano, dami ko lang. But dami, hello. Ayan, ating sugo. Wrathful ang God sa Old Testament. Yung sa New Testament, mapagpatawad na. Akala ko ba ang Diyos walang pag-iiba? Ni anino man ang pag-iiba. Eh bakit, yan nga, War God, tapos biglang, ay naman. Ang hirap kasi, broccoli, nung early stages ng Catholic Church, di ba may mga sinunod silang scrolls? Kasama din doon yung mga Gnostic scrolls eh. So, yung ginagamit ng, yung dinidistribute ngayon na Bible, yan yung filtered mismo ng Catholic Church. Siyempre, may mga iba-iba lang translations yan. Pero, as far as yung selection of books, Catholic Church ang ano niya nag-filter. Yung sa council. Sa Council of Nicaea. Inayos na. Pati yung mga books na ano, ayon, yung hindi kasang-ayon, yung hindi ka-linya ng story, hindi nila sinama. Yung Book of Enoch. Meron pa isa, yung Gospel of Thomas. Thomas ba yun? Aba, basta may ganun pa. Gospel of Mary Magdalene, meron din. Meron ding ano, Gospel of Judas. Napakarami. Oo. Marami yung mga gospel na yan na hindi nila sinali dahil hindi nagpatugma dun sa narrative nila na
ito namang mga ito, ito naman yung iniingatan ng mga sect na yon, yung Gnostics na yon na sinasabi. Yung Gnostics din, marami din silang sect. Merong tinatawag na mga ano, Valentinians, merong tinatawag na yung ano, yung ano to, Luciferians, meron din. Meron ding Ebionites. Meron ding Valentinian. Marami yan yung mga Gnostics na. Meron ding Martian. Yung iba din yung grupo ni Martian. Dineclare din yung na heretic kasi iba yung kanilang take. Halimbawa, interpretation nila pagdating sa Diyos ng Old Testament. Kasi sa kanila, yung Old Testament na Diyos, eh, hindi dapat yun sambahin dahil yun ay masama. Samantalang ito namang sa mainstream, itong sa Night Council sa kanila, kinikilala nila yung Diyos na yon ng Old Testament. Kasi yun yung tatay ni Kristo. Yan ang kanilang ano dyan. Take nila dyan. Kaya direktam nila na heretic itong mga to, itong mga Gnostic. Pati yung kasulatan nila, sinira. Buti na lang, may nag-ingat. Yun yung nakuha doon sa Nag Hammadi Library na yun. Yung Nag Hammadi na dig site na hindi masyadong binabanggit ni Bess. Kasi si Bess, puro lang siya old. Ano eh? Dead Sea Scroll, Dead Sea Scroll, Dead Sea Scroll. Yung palagi, hindi niya binabanggit. Merong codex, isa, Nag Hammadi. Nag Hammadi. Yung Nag Hammadi, para din yung siya. Luma din yun. Nandun naman nakatago yung mga Gnostic na Gospels, karamihan. Yan nga, Gospel of Thomas. Ganyan. Kasi nga, iba yung story. May mga Nephilims doon. Hindi lapat doon sa ibang stories. Kasi nga, mga stories to eh. Diba? Ayan nga, sabi nga ni Yuwil, Flavian signature ang tawag, gawa ng Roman Empire, yung New Testament. So he believes, ayan, may political, Yung sinabi na yan ni Yuwil, ano yan, yung kay Atwill naman yan, na parang yung kanyang hypothesis na yung ang author ng New Testament ay si Eusebius, yung si Flavius Eusebius. Yun yung Flavian signature na sinasabi niya. May ganun. Meron din yan. Isa din yan sa mga Romano theory na parang si Eusebius ang author ng New Testament. Yung Flavian, tinatawag Flavian signature. Si Eusebius yung nag-iisang saksi na may Kristo? Si Eusebius, yung historian. Yun yung Flavian. Kasi ano niya siya eh, si Eusebius kasi naging part siya ng family ng Flavian. Yung Flavian, yun yung mga emperador. Yung naging emperador, kaya nila Titus, mga yung Flavian, mga Flavian family yan sila. Eh kung susunod ka pala sa New Testament, mga Romano yung sinusunod mo, lalabas. Parang ganun. Doon sa hypothesis niya na sinasabi, pinresent niya ni Atwill. Yung si Atwill, isa din yun sa mga masasabi nating nag-i-historian din. Pero hindi naman, pagaya din ng kagaya lang din yan ng ibang mga historian. Meron lang alternate view of it, na meron din siyang sinulat na libro, yung tinatawag na Caesar's Messiah. Yun yung may Flavian, Grabe. Oo. Kasi yung may nabasa ako, yung sa Mateo, yung merong zombie party. Alam mo yung nangyaring zombie party? Yun. Binuhay yung mga patay, tapos sumugod sila dun sa city. Hindi yun nasulat sa ibang books. Oo. Sa Mateo lang. Yun nga yung sinasabi ko na sabi nila dapat daw paniwalaan daw yan 100% na yan ay dyan ibabase mo sa buhay mo, ganun. Story nga yan sabi fictional kasi kagaya niyan, hindi masyadong nahahighlight yan yung pagkamatay ni Kristo, bumangon yung mga patay. Ito, pinapakita ko sa screen. The tombs broke open. The bodies of many people who had died were raised to life. They came out of the tombs and went to the city. Tama yan, nasa 27. Oo. Ibig sabihin, yan ay napakalaking event. Yes. Huwag mong sabihin, hindi malaking event yan. Na yun nga lang, mga chismis noon na maliliit, nasusulat ng mga historia na hindi Kristiyano . Kagaya nila Eusebius, hindi naman Kristiyano yan. Kagaya ni yung sila Tacitus, ganun, tsaka yung iba pang mga historian na before kay Eusebius, imposible na kung nangyari talaga ito, totoo ito, 100%,
imposible na walang may other historian na magre-record dito. Kasi biro mo yung mga namatay mong mga kamag-anak ay bumangon. Bumangon. Biro mo yun. Naging zombies, naglakad sa diba? Diba masyadong yan, napakalaking event yan na hindi mo ma-record sa history ng separate sa Bible? Wala namang nag-record yan separate sa Bible Yun ang problema dyan. Bukod kay Mateo. Si Mateo. Nag-research ako yung sinasabi ng ibang Christians dito, may paliwanag sila. So, parang hula lang din nila. Yung mga galing sa mga tombs, yung mga kamamatay pa lang daw. Hindi yung mga luma. So, lalabas nga zombie to. Apologetics nga rin yan. Apologetics. Ay, nako. Mag-aaral yung sana broccoli. Yung Book of Enoch sana, mapapaliwanag ng maigi sana dun regarding sa creation stories natin in terms of biblical perspective maano sana yung sa creation story pagdating dun sa Book of Enoch na yun. Tsaka yung diba sa nakasulat lang sa Matthew yan. Yung tinatawag kasi alam ni Lonto yung Q source o yung 2 source of Bible. Q source. Parang may isang manuscript na hindi na naisama sa ang tawag doon, Toby, hypothetical source. Kasi hypothetical siya dahil hindi alam yung certain manuscript na yun na pinanggalingan daw ng Matthew and Luke. Ganito kasi yan. May kinuha yung sulat ng Matthew and Luke, may kinuha daw sa Mark yun na wala ka rin makikita sa Mark. Parang ang tawag nila doon sa manuscript na yun, ang tawag lang nila doon is Q. Parang nilabel lang nila, pero anong na yun, baka isa rin sa mga sinunog din ng Catholic Church yung una. Hypothetical Q. May mga parang butas dyan So may mga hindi pat yan, nakasulat yan, yung zombie parade na pinapakita ko sa screen, di ba? Pero yung sa Mark at sa Luke, wala. Wala, Tama si Badlon, it's a very big event. Bakit siya lang yung nakasaksi at siya lang nagsulat? Ayun sa Book of Enoch, very well detailed paano pinapaliwanag din yung pagkakagawa ng mga Nephilim. Tinamon sa parang sa Genesis, sa mga Isaiah, reference lang sila. Parang Isaiah, one-time mention, diba? Pero pagdating sa Book of Enoch, saan ako sinama, mas naiintindihan mo pa sa biblical perspective yung creation. Ay nako, yung creation lang din ang daming butas niyan Meron ngang may 'di ba tuwing gabi meron tayong usapan sa Discord yung ating pondahan. Yun nga na bring up na saan ba galing ang saan nagsimula lahat yung creation. Sabi ko yung Big Bang kasi hindi siya para siyang how it started. Hindi inaalam kung saan galing. Kasi hindi talaga natin alam kung ugatin natin Yung Big Bang lang, yung inexplain niya lang how. Yun yung explanation doon. Kaya, ayun ako, andayang butas. Kaya, eto nga, may nag-share kasi nitong zombie parade. Sabi ko, ang tagal ko sa MCGI, na-explain ba to ni Bes? Parang hindi to binasa. Imbanggit ni Bes yan. Ano sabi? Anong paliwanag niya dito? Wala lang. Pangyayari lang. Ganon. Pangyayari lang. Para lang din yung kagaya yung kwento niya tungkol sa yung sinabi mo, Broccoli, yung nagpagulong-gulong yung mga apostol na narinig yung boses ng Diyos. Parang ganon ang style ng pagkakaliwanag ni Bes. Yung parang tanggapin mo lang siya, pero hindi niya talaga dinitalya kung paano nangyari yan. Impassing lang. Parang kung fanatic ka, hindi mo mapapansin yan. Pero pag ngayon mo lang mapapansin yan, pag wala ka na doon at nasusuri mo na yung mga talata, kagaya niyan, particular na verse na yan, biro mo, zombie apocalypse yan Malabas yan Zombie apocalypse yan. Malaking event na nangyari na hindi man lang binigyan ng ibang mga secular historians or non-Christian historians at that time na marami na kumbaga kung nangyari talaga yan. Yung nga lang mga maliliit na mga
figures na ano eh, mga chismis eh, nalalagay sa history ng ano eh, secular history. Yan pa kaya na nagbumangon yung mga patay? O kasi isa lang yung alam kong ano eh, binuhay eh, si Lazarus eh. 'Di ba? Si Lazarus. Oo. Oo. Ito many people. Lupit. Ang ano dyan, Broccoli, ang kwento ni Bes, sabi daw, yung mga bumango na yan, pumunta mismo yan sa mga lupain nila. Kung di lupain, siguro bago, ano lang, bago lang sila namatay, sa mga bahay daw mismo nila. Parang ano yan, yan eh, nabalitaan ng mga tao, ang hindi ko lang sure kung Romano ba o Hudyo, pero pinatay din daw yung mga nabuhay na yan. Parang ang nangyari is parang pinahirapan din, sinapchap din yung mga katawan. Hindi yung natin kwento ni Christian. Ayun. Ano? Sinapchap? Sinapchap. Pinatay. Sinapchap. Nasa Hebreo yun. What the hell? Anong talata? Sika muna. Sinong sumapchap? Pinagpapatay din daw yan, yung mga ano na yan, yung mga zombie na yan. Yung mga zombie na yan, bumalik, di ba? Ang nabuhay sila, ang ginawa din dyan, pinagpuputol, pinagpapatay lang din. O, yun ang isa, o, natandaan ko na yung paliwanag ni Bes dyan. Yan din ang nangyari. Sa Hebreo yun eh, nasa Hebreo. Iniisip ko eh, meron kasi sa Netflix akong pinapanood na ganito rin, nabuhay din yung mga patay, tapos hindi nila alam kung anong gagawin dun sa mga nabuhay na yon. Teka, hanapin ko nga yun. Parang they don't deserve to be here. Parang yun ang gusto nilang palabasin. Tapos, tinatry silang patayin ulit. Kasi patay na kayo, ba't kayo bumalik? Nakalimutan ko lang. Ang paliwanag kasi ni Bes, kaya daw nabuhay yan. Parang magiging testament daw yan ng mga early Christians na yung pagkamatay at pagkabuhay muli ni Jesus, talagang mangyayari daw uli yung pagkabuhay. Parang ang paliwanag dito mismo dyan, sample lang yan ni Christ. Pero darating ang araw, babaong hindi pa yung mga patay na ayon sa Apokalipsis. Oo, yun ang ano niya, ang explanation niya. Para, to prove yan, na kaya. At some point in history daw na nabuhay yung mga yan, edi parang sabi niya, edi parang may pasample si Jesus sa inyo. Yun ang paliwanag niya. Okay. Ito, nakita ko na yun sa Netflix. Ang title niya, Glitch. Glitch. G-L-I-T-C-H. Glitch. Ito, pinanood ko to mula season 1 hanggang mga season 3 yata. Ganyan-ganyan yung nangyari. Nabuhay sila tapos pinipilit silang patayin ulit because they don't deserve to be here dahil patay na nga sila. Anyway, di ba mayroong nakasulat na yung tao, pag namatay, bubuhayin ulit. Yung mga buto, ano yan, bubuuin ulit. Magulo sa akin yung talatang yun eh. Alam mo ba yan, Bradlon, yung ikaw, Toby, yung tayong, kundi, ano yan, kundi lahat tayo mga bubuhay, papalitan ng, ay, pucha. Inisip ko kasi mga particles yun. Kasi paano yung mga natuyo na yung buto. O yan pa, yung nakremate. Broccoli, basahin ko lang muna itong sinasabi ko na pinagpapatay yung mga ano. Ito. Sa ano to? Hebreo, kapitulo 11, versikulo 35. Ito ah. Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli at ang iba'y nangamatay sa hampas na hindi tinanggap ang kanilang katubusan upang kamti nila ang lalong mabuting pagkabuhay na maguli at ang iba'y nagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak, sa pagkahampas. Oo, bukod dito sa mga tanikala at bilangguan naman. Sila'y pinagbabato, pinaglalagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak. Sila'y nagsilakad na paroot parito na may balat ng mga na may balat ng mga tupat kambing, mga salat na napipighati tinatampalasan. Ito yun sila. Oo. Ito yun sila, Broccoli. Nangyari. Nagdagdag ko lang no kasi ang sabi din ni Bes,
Kaya rin daw binuha niya bukod dun sa magiging 35 to 37. Hmm. Ito yan, ito yan. Nang, ang iba'y nangamatay sa hampas. Mm-hmm. Na hindi tinanggap ang kanilang katubusan upang captain nila ang lalong mabuti yung pagkabuhay ng mga. Hmm. What the hell? 36. At ang yan. Iba'y nagkaroon ng pagsubok sa pagkalimak at pagkahampas. Oo, bukod dito ay sa mga tanikala at bilangguan. Bilangguan naman. Bilanggu pa nga yung iba eh. So next, 37. Yan. Sila'y pinagbabato. Pinaglagari. Oh. Lagari! Pucha. Oo, yan. Lagari dyan sa mga. Pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak. Inano pa ng tabak na may dalawang talim. Joke lang. Mm-hmm. Sila'y nagsilakad na parod pa rito na may balat ng mga tupa at kambing na mga salat, ng pipighati tinatampalan. Oh, yun, yun. Ito ba yun? Yung nasa zombie party? Oh, sila yun. yun yung paliwanag niya. Kasi may nagtanong sa kanya, anong nangyari dun sa mga yun na nabuhay? Yun, nangyari. Pinaglalagari, pinagpapatay din. Kawawa naman yun na yun. Grabe. Mas malupit pa sa ano eh, yung living ano eh, yung palabas sa ano, Walking Dead. Di ba may Walking Gross. Dead na pala? Oh. Hello, Broccoli. Ang ano pa nga Johnny Best, sabi niya, ang isa sa mga dahil, bukod sa dahilan na magiging testamento daw ng mga early Christians yan, parang sample ng pagkabuhay na muli, ang sabi ni Bess, ang purpose din daw niyan is para daw yung mga nabuhay daw, makilala daw uli si Kristo. Kasi ang sabi niya, yung iba daw dyan, hindi raw kilala si Kristo eh. Mga matagal nang namatayan na hindi raw naabutan si Kristo, tapos nung nabuhay, na-introduce daw sa kanila. Ayun, may chance to sila, may chance na pwede raw silang maligtas. Although may kita mo sa mga ano, yung paliwanag niya, wala naman, hindi naman nakasulat. Parang assumption niya yun na maliligtas sila, na ano kasi, na ipakilala sa Catholic na si Jesus eh. Yun ang naging ano ni Bess. Okay. Ayun ako. Ito namang, yung sinasabi ko naman, yung ang mga patay ay muling bubuhayin. Ito po yung Korinto. Hindi na kasi ako maano sa talata eh. Lahat daw mabubuhay na maguli. Parang yung katawan bubuin. So yun na yung mga apo ay yung ano ayun mga ano mag-ipon-ipon uli para mabuo ka. Oo. Parang yun. So kung abo, particle ka na lang yung mga na inuod na ganyan, kaya pa rin buhayin yung physical mong katawan. Physical ba yun? Oo, may nagtanong kasi kay Bess dati dyan. Ang tanong kay Bess, paano daw yung mga nasunog? Yung mga namatay sa pamamagitan ng tunog? O di kaya naman na ano, na sa ilalim ng tubig, ano, nalunod? Paano daw yun? Sabi niya, yung sinasabi mong talata, yun yung patayan na mabubuo uli yun. Kumbaga magkakaroon uli ng composition. Kung ano nga, matatransform nga ulit. Magic. Oo. parang lahat yung mga abo, pati yung halimbawa, kinain ka ng isda. Pero ba may ganun, kinain ng pating. May ganun na ano na namatay. Ano na yun? Paano ka nun? Paano yun? Kasi mabubuo ka daw ulit. At saka, ang sabi pa ni Miss dyan, mabubuo ka, kagaya ka raw ng katawan ni Kristo. Ibig sabihin kung anong taon si Kristo ba anong taon ba si Kristo 30 years old 35 o mga ganun 35 ganun daw yung ano mo ganun daw yung parang magiging kalagayan mo ibig sabihin 33 ano, di ba namatay siya after 3 years 33 ang edad mo parang ganun daw ang ano kasi daw magiging gaya daw kay Kristo at saka ang isa pa sa catch magiging lalaki lahat. Oo, magiging lalaki. Walang babae sa langit. Walang babae sa langit. Yun ang interpretation ni Bess. Walang babae sa langit. Dahil ang mga babae gagawing lalaki dahil ang sabi daw sa Biblia, ayon sa interpretation ni Bess,
ay magiging gaya kay Kristo yung katawan. E ano ba si Kristo? Lalaki, babae. At saka magiging gaya na rin daw ng mga anak ng Diyos. Magiging kagaya ka rin ng sons of God. Yung sons of God, yung masasabi din mga angels, di ba? Sons of God, ay mga angels daw, wala daw kasing anghel na babae, puro lalaki lahat. Kung magiging maliligtas daw, magiging gaya yung katawan natin. Therefore, ang conclusion ni Bess, pag babae ka dito sa lupa, pagpunta dun sa langit, maliligtas ka na, magiging lalaki ka. Oo, nang tawag dyan, mental gymnastics. Kaya nga si Sislus eh, dati, loose, dito sa lupa, kagawin siya, loose yun na. Ayun, na, binigay sa atin ni, ano, ni Brad Dami yung talata. Ezekiel pala yun, 37:5-6. Teka lang. I-post natin. Ezekiel. Ay, English pala to. Hanap tayong Tagalog. Ang talata ba kuli? 37:5-6. Ito, ang bagal nung ano ko. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Adyan na lang ko kuli. Sa mga butong ito, kinakausap niya yung mga buto. Narito, aking papasukin ng hinga sa inyo at kayo mga bubuhay. So, buto na to. Tapos, biglang, alam mo yung story nung, ano, yung creation, hiningahan niya, di ba? Sa butas na ilong. Oo. At kayo mga bubuhay. Oxygen. Oxygen. Ganto rin yung kasi story nung, ano eh, creation ng mga Pilipino. Yung niluluto naman yung mga tao. Okay. Masyadong naluto. May sasunog. Ayan, lalagyan ko kayo ng mga litid. Babalutin ko kayo ng laman. At tatakpan ko kayo ng balat. At lalagyan ko kayo ng hininga. At kayo'y mga bubuhay at inyong malaman na ako ang Panginoon. O, matindi to. Kung talagang possible to, sasabihin mo talaga, Panginoon ko at Diyos ko. 'Di ba? Ang lupit eh. Now, ayun, napaisip din ako dito noon nung believer pa ako. Parang ang hirap ma-imagine na parang Marvel movie na ano, babalik. Parang ni-rewind ganun. Thanos 'di ba yung si Thanos yung pag ano niya pag flick niya ng kanyang finger 'di ba sila para silang mga abo. Abo sila na para sila lumulusaw. Parang, parang yung ano naman, yung pag, nung na-reverse nila yung ano ni Thanos, di ba bumalik sila? Ganon din. Ito eh, ganito ito eh. Yung trope. Time stone po eh. Yung trope nandun eh. Di ba? Yung trope na sinasabi ko. Trope and motive. Kuhang-kuha eh. Na ibalik. Ayun. As a young person noon, sabi ko, ang galing. Kung totoong mangyari to, pucha, ang galing ng Diyos, di ba? Pero kung gagamit ka naman ng ano, ng logic at ano, critical thinking, ano to eh, magic to eh. Mas maniniwala pa ako sa reincarnation eh. Kasi invisible yung soul eh. So baka lilipat ka lang sa iba. Pero yung para pabalikin mo every particle, lalagyan ka ng balat. Oh, anong balat to? Yun pa rin ba yung dati mong balat o brand nyo na to? Hello. Sige, Toby. Hindi, kaya tingnan mo yung sa Egypt, may ano rin sila paniniwalang mabalikan daw sila ng mga deity. Tapos bubuhayin sila ulit. Yung mga pero na nasa loob ng pyramid. Yes. Diba kaya sila pati preserve? Yun ang ano nila. Okay. So, noon pa nga, ganito na yung thinking ng mga tao. Yung pag-asang meron ngang kabilang buhay. Oo, yun, diba? Yun. Version nila ng afterlife yan. Afterlife. Version naman dito ng afterlife. Okay. Yung sinasabi natin noong nakaraan na tinatalakay natin na merong bawat isang iglesia o bawat isang relihiyon,
merong kani-kanyang set ng version ng kanilang afterlife sa kanilang paniniwala o relihiyon. Ganon yun. Mm. Ito naman, iba namang sect ito sa ano naman to sa Kristiyano, ganito. Pero hindi din lahat ng Kristiyano sumasang-ayon dito dahil meron ding ibang sekta na hindi ito ang ganito ang kanilang design. Kay best ganito yung kanyang ano, pero sa iba iba din man. Iba din yung kanila. Oo. Meron kasi ano yan, ang gulo din kasi mismo sa Christianity pa lang mismo, napakaraming sekta, napakaraming paniniwala. Eschatology pa nga lang ang gulo na eh. Mm. Eschatology yung pagwawakas ng mundo, iba-iba yung interpretation. Merong pre-tribulation, merong pre-tribulation. Yung sa ano kagaya kay Bes, di ba dati ang paniniwala niya, magkakaroon muna ng malaking kapighatian. Mm. Di ba mararanasan ng Kristiyano sa kaaagawin. Yun yung 90s to early 2000s. Samantalang yung later on, binago na naman niya yung eschatology niya. Di ba? Naging ano na naman, anytime soon naman. Iba naman yung concept nun. Ang gulo-gulo talaga eh. Talagang ano eh, parang nagkakawindang-winda. Tapos sabi nga ni Kuya Adel, dahil dyan sa paniniwala niya, napakaraming buhay ang nasira. Dahil dun sa eschatology na pagkakamali ni Bes dati, yung sa 90s. Saka early 2000s. Nag-subi ng akala. Sumpit lang ang bala. Tapos, anytime soon, huwag nang mag-aasawa. Dahil yung mga kabataan nun, huwag nang mag-asawa. Kasi daw, anytime, baka magkakaroon ng malaking kapighatian. At alang ang level ng malaking kapighatian, eh kakainin mo na yung sarili mong anak sa sobrang gusto mo. Huwag ka nang mag-asawa. Tanda ko yan. Pasalamat yan. Narinig ko yan. Ang sabi niya, tingin niyo ba ano, hindi niyo kakainin niyo, hindi niyo gagawin 'yan, yung kakainin niya mga anak niyo. Kala niyo lang 'yun, sabi niya. Putya, kinilibutan ako noon. Sabi ko, matinding kapighatian nga 'to. Magiging ano, cannibal na tayo. Grabe. Ayun nga, kaya nga pinabakuan. Kaya nga, diba? Meron tayo maraming, ano, tilapia, may palaisdaan tayo dyan. Yung KD Rock, yan, inihanda dapat yan para sa malaking kapigatian yan, yung lupa sa KD Rock. Yun yung nilalagay yung mga hayop, yung mga ostrich, yung mga baka, yung malaking lupa doon para hindi tayo magutom pagdating ng malaking kapigatian. Kasi ang balak ni Bes noon, iipunin niya lahat ng mga members sa iba't ibang dako, mula Mindanao, Palawan, Amerika, yung pauuwiin lahat sa Pilipinas, mag-iipon-ipon na dahil doon na natin hihintayin ang pagdating ni Kristo sa apalit. Kaya binabakura niya yon dahil a-attack daw ang mob, parang zombie apocalypse din, Bukoli, yung kagaya nung sa ano, World War Z. Matindi, sabi ko, grabe pala talaga ang mangyayari. Noon, napaniwala tayo doon. Pero ngayon, na-realize natin, napakalaking kalokohan pala. Oo. Sa mga nakikinig, kasi meron tayong 24 watching right now. Sabi nila kasi, hindi naman lahat dito mga ex-MCGI nakikinig sa atin. May mga nakikinig, MCGI pa rin. Yung mga curious lang kung ano sasabihin natin. Yung ganyang mga hula ni Bes, hindi natatagal ng 10 years. Di ba may ganyan, wag na kayong kukuha ng course. Hindi naman na matagal dahil hindi na wala natatagal ng 10 years. Oo, wala na 10 taon. Tapos yung mga ganyang hula-hula na lulusubin, ganyan. Hindi naman nangyari. So, mali siya. E pag ang ano, di ba, ang turo mali. Mag-isip-isip na kayo. Di ba? Di ba nakasulat yan? Logic. Gamitin niya lang ng logic. Sige, Brad. Tawi. Di ba nakasulat yan? Pagkapag mali ang hula, sabihin hindi yan sa Diyos. Meron talata niya. O kasi, ang mangyayari, magkakalimutan na lang na sinabi niya yon. Naging kay Dirac na. Ito nga, sabi ni Yuwil, nang hula nga ng end of the world doomsday. Diba sa dami ng mga pastor na nagsabi ng doomsday, ano, bulaan, sabi niya. Eh siya rin nagganun eh. Tapos yung kay Dirac ngayon, may entrance na daw. Ayan, layasan nyo, sabi ni Bes. Hindi pa ba nila narinig? Oo. Si Bes kasi, ang style naman ni Bes sa kanyang style niya,
para hindi siya mahalata, hindi siya maano, hindi siya naglalagay ng definite na tetsa at taon kagaya ng ginagawa ng ibang mga doomsday prophet na sinasabi. Pero siya, ang style niya, wala ng 10 taon, wala ng ganun. Mai-estimate mo na ganun din siya. Kaya lang, on the safe side siya, na in case magkamali siya, pwede may pagkaano din na ginamitan tayo ng ano, brokoli, yung parang daya rin. Diba? Kasi may justification naman siya dyan. Hinuli ko kayo sa daya eh. Daya yun, ganun eh. Na ganun, na parang, ano, hindi mo siya, no, magkakaroon ka lang ng impassing lang. Diba? Nung 90s ka na members, sabihin ka na, wala nang 10 taon, huwag na kayo mag-asawa, kaya naniwala ka naman. Pagdating naman ng year 2000, sasabihin na naman yan, sila Kuya Adil, naanib sila 2000 eh. Sabi naman kay Kuya Adil, huwag na kayo mag-ano, marapit na dumating, wala nang 10 taon. Ano yun? Ano yun? What is that? What does it even mean? Nung aralan, oh, parang ano na. Nung aralan, sabi ni Bes, oh, yung mga ano, mag-aasawa pa ba kayo? Hindi na po. O, sige, sige, tumayo yung mga hindi mag-aasawa. Pinapila sila. Tapos, isosurrender yung ID. Oo, tumayo si Kuya Adel. Hanggang ngayon, wala siya asawa. Kuya Adel, hello sa'yo dyan sa Jollibee. Kumakain daw siya ng ano, Chicken Joy. Masarap daw yung crispy outside, juicy inside. Hello, broccoli. Sige. May naisip ako. Di ba ano yun, parang naglagay nga si Best ng lupa para pagtipatipanin yung mga members galing pa sa mga ibang bansa yun, no? So, hindi ko lang alam. Wala ako kasing statistics o numbers kung ilan ang members sa MCGIA. Pero isipin mo ha, oo nga, may lupa kang gano'n na may protected ka ng wall. Anong gagawin yun para nagkaroon ng pandemic? Bukod sa COVID, ha, ang panibagong pandemic ko, anong gagawin nyo sa loob nangyari? Kanino kayo hingi na tulong? Di ba? Mm-hmm. Correct, oo. Ay, nako. Taga lang, may dumating na sulat sa akin. ayan, sige, move on na tayo dyan. Ay, may tanong kasi ako. Kasi, nung isang araw, ang pinag-uusapan yung mga kapatid na malalim yung ugat sa loob ng iglesia, yung mga nagmanggagawa, ganyan. So, ang tanong nila kasi, how do you move on from MCGI? How many years will it take? Ayun. So, ang advice natin sa kanila nung gabing yon, ano, kasi may stages yan eh, parang grief. Stages of grief. Ano ba yung mga stages? Brad Law, nakalimutan ko. Denial, anger. Acceptance, Ben? Nakalimutan ko. Acceptance? Pinakahuli na pala. Teka nga, i-google ko. Teka. Stages of grief. So, ganun din ang pag-move on. Kasi yung isang kasama natin, nakikipagbardagulan sa Facebook. Dahil nga matagal siyang manggagawa dyan, sabi ko, ingat ka lang, baka ano ka, matoxican, ma-depress. Kasama pala yon sa stages of grief. Anger, depression, bargaining, acceptance, denial. Yon, hanggang sa ma-accept mo na. Kasi ang hirap eh, yung mga, ano mo, mga kaibigan mo na, kasi sabi niya, masaya pa ako naglilingkod dati. Kasi ang pinoint ko, aalis ka sa isang lugar dahil hindi ka na masaya. Yun. Sabi niya, eh Brox, ano, masaya naman ako noon. Yun. Kaya lang nga, may mga nangyayari na ano, yung mga conflict sa mga kasamahan, ganyan. Kaya parang natisod siya sa ganun, tapos napakinggan pa raw niya ako. Kaya lalo nang ano, nasira, nawala na yung faith niya sa ano, sa MCGI. So ngayon, nakikipag-away siya. Ewan ko, baka bored lang din, ganun. Sabi ko, ano, part yan ng moving on. Kasama dyan, anger. Ayan. So, how long will it take ba? Kasi ako, ang tagal ko rin kasing inactive. Pero nung ginamit ko na yung pag-iisip ko, yung logical thinking, critical thinking, madali akong nakamove on.
sa dami ng mga nakikita kong mali. At yan nga, yung biglang yumaman yung dating pantas, dokang pantas. Sabi ko, wala to. Hindi to totoo. Tapos yun nga, naging agnostic pa ako. Nag-research ako. May nagsabi kasi si Prof. Ilo. Merong Prof. Ilo, taga TikTok. Ang sabi niya, ang uto sa mga Christian sa Bible, seek and you will find. Hindi sinabing believe and you will find. Iba kasi yung belief eh. Pag belief kasi parang hindi totoong ano, hindi siya truth. 'Di ba? Ang example niya ganito eh. Meron kang kotse, pinark mo. Tapos tinanong ka, saan ka nagpark? I believe dyan sa labas. Sasabi mo bang I believe? Hindi eh. Since alam mong totoo na kung saan mo pinark, hindi mo sasabing I believe. Kaya yung belief daw, hindi yun magandang gamitin. Ibig sabihin, you are unsure. Naniniwala ka lang, you chose to believe, pero hindi ka sure na totoo yun. Nagigets nyo ba? Kaya... I believe doon ako nagpark sa ano. Hindi ka sure. Kaya gusto niya may proof. Atheist yun eh. Before siya maniwala. Ayan. Doubting Thomas siya. Ayan. Well, yun lang yung pinagbasihan ko. Kaya ako naging agnostic. Kaya yung iba, anong ma-advise nyo ba? How many years will it take ba? Ikaw, Brad Lone, naka-move on ka na ba? Andiyan ka pa rin eh. Nandito ako sa loob eh. Kaya lang ano. Ang ano ko kasi, ang problem, ang realidad kasi ito ko, bawat isang individual, may iba-ibang klase ng masasabi natin pinagdaanan. Hindi siya masasabing one shoe fits all eh. Diba yung solusyon para sa iyo, hindi yung solusyon para sa kanya. Kasi iba-iba tayo ng background, iba-iba tayo ng pinanggalingan, iba-iba tayo ng ugali, at baka meron din tayong iba-ibang psychological ano, background. Kasi di ba, baka meron ka psychological problem din. Meron kang depression, meron kang kung ano. Kasi di ba, iba-iba yun. Merong babae, halimbawa, yung sitwasyon niya. Yung asawa niya, kaanib. Yung mga ninuno niya, kaanib. Meron nga dito sa amin, ang tawag, pamilya banal eh. Yung alam niyo ba yung pamilya banal? Si ano ang term niyan? Si yung pinakilala mo na yung hyper masyado na kid. Ang ano kanya, ang term niyo na pag sinabi kang pamilya banal, yung nanay mo, Jaconesa. Ah. Tatay mo, kako mo. Yung kapatid mo na isa, panganay niyo manggagawa. Yung susunod naman, manggagawa pa rin. Ikaw naman, choir. Yung kapatid mo, tiyatro. Yun ang tawag doon, pamilya banal. Naku, napakahirap yan kung gano'n. Halimbawa, ikaw, nakaisip ka na bumalikwas na. Pag gano'n ang pamilya mo, ay hirapan ka. Kaya mas malalim ang trauma pagka gano'n. Mas malali ka makamugpon kung wala ni isa sa pamilya mo ay member. Ba, asawa mo, hindi member. Yes. Anay mo, pastor mo. Madali ka makamugpon. Pero sad to say, sa MCGI, maraming pamilya na ganun. Dito nga lang sa amin, maraming ganun. Yung pamilya banal na pinatawag. Na yung nanay niya, Shale, tatay niya, Jacono, sila naman, mga manggagawa, teatro, kumbaga naka-deeply entrenched sila sa gawain sa iglesia. At yung kalagayan ng pagiging Jacono at Jaconesa ng nanay at tatay ay nakabase doon sa obserbasyon ng mga sa mga anak. Kasi ang isa sa requirement kasi ng pagiging Jacono ay dapat yung mga anak mo ay sumasampalataya. Grabe. Kaya nga minsan pag merong Jacono tapos yung anak niya naging swain, naging black sheep, pasaway, yun, ano yan eh. Ano sa kanya yan eh. Parang ano sa kanya yan. Parang masasabi natin pintas, kapintasan yan sa kanya. Dahil hindi niya na-disiplina yung anak niya na sumunod sa aral.
Kaya nga, minsan ang reaction sa ganyan, mga ganyan, galit na galit sa up to the extent, itatakwil ka talaga. Gaya nung, di ba yung ano, yung ating nakakausap ko, eh, ganun din. Parang tinakwil talaga siya. Kasi yung lahat ng kapatid niya, mga deeply entrenched sa MCGI. Kaya yung mga ganun sitwasyon, mahirap talaga yung Bukoli. Hindi natin masabi kung ilang taon kamubon. Kasi deeply entrenched, lalo na pag lumaki ka sa iglesia, maging KMC ka, nakukuntirap nun. Lalo na, ano, magsimula ka, bata ka pa, tapos naanib ka, minority edad ka, hanggang nagmanggagawa ka pa, yun ang mas matindi. Kasi talagang nakapanin yung aral sa ano mo eh. Tapos, ang paniniwala mo, yung church na MCGI, ang dating daan, Iglesia ng Diyos, ito lang ang tanging totoo. Wala nang iba. Oo, wala nang iba. Wala nang iba. Wala nang ibang way para ka maging dapat sa Diyos. At nataniman ka at a very young age ng takot sa impyerno. Literal na impyerno. Yun nga yung sinasabi ko eh. Pag once natanim yan sa bata, mahirap yan maalis. Kaya di ba minsan, di ba nakataka ka minsan kahit wala na sila sa MCGI. Di sila, ano eh, di sila sasalita laban sa MCGI kasi takot sila eh. Gusto nila na sana kaawaan. Yun ang sinasabi. Sana maawa pa kahit na hindi na siya tumadalo. Hindi na siya. Kasi yun ang natanim kasi. Yun ang natanim at a very early age na ang Iglesia ng Diyos, MCGI, lang ang totoo. This is the only way para ka maligtas. Kung hindi ka mananatili dito, tatalikod ka, maiimpyerno ka. Literal na impyerno ha. Hindi ito impyerno na kaya nung sinasabi ng iba na ano lang. Ano lang yan? Concept lang yan sa isip. Hindi. Ang natanim sa MCGI na impyerno is yung literal na impyerno. Kaya takot na takot yung mga member dyan na umalis. Nagkakaroon sila ng trauma. Kasi gusto nila na huwag silang mapunta doon sa impyerno. Gusto nila pa rin sila maligtas, maawaan ko sa kanila. Kaya mahirap yan, Bukoli, kung ako mag-a-advise. Hindi. Iba-iba naman kasi sa kaya sa akin. Iba naman sa iyo. Diba? Iba yung sitwasyon mo kasi hindi member yung mga kasama mo sa bahay. Yes, ako lang. Kagaya nung, ano lang kasi siguro yan kung baga masasabi natin kung pagaganahin mo lang talaga yung sarili mong logic. Yes, isip, yan nga. Yung sa akin, pero hindi ko naman, hindi ko, sabi ko nga, one show fits all, hindi ganun. Iba-iba. Sa akin kasi, iba yung naging ano ko eh, naging way ko eh, para ko maalis din sa mga concept niya ni Bess. Ako, nag-search ako doon sa ano. Marami na naman ngayon mas-search mo sa YouTube, sa Google. Tsaka hindi ka. Hindi ka nag-iisa. At napakaliit lang ng percentage. Hindi nga nagre-reflect sa percentage ang bilang ng MCGI. Ay, sa statistics eh. Eh, hindi ka dapat maano. Di ba, Brocoli? Parang hindi nga sila umaano sa statistics eh. Kasi kukunti lang naman yan yung ano, MCGI na yan. Kasi akala mo kasi parang umalis ka dyan, para bang kalaban mo na ang buong mundo, parang gano'n. Parang yun, kasi simula nung naanib ka dyan, yun lang ang mundo mo eh, doon ka umiikot eh. Kaibigan mo, taga-loob. Yes. Pagkalaki mo, pagkabarkada mo, nag-chatro ka or nag-choir ka, kabarkada mo rin, taga-loob din. Hindi ka nakikipagbarkada sa taga-labas kasi ang sabi kasi dyan, baka ka mahawa ng sanlibtan. Diba? Tapos, halimbawa, yung mga parents mo, fanatics pa, eh sinasabihan kasi yan ng mga manggagawa. Uy, mga kapatid, baka yung mga anak nyo, maano yan, dapat paatinin nyo palagi ng KNC na mga klase yan dahil pag lumaki yan, hindi na anib yan, kayo mananagot. O, wow. Anong gagawin ng parent? Diba? Anong gagawin ng parent na sumasampalataya, na fanatic? Eh, talaga kang pipilitin ka na pumunta dun sa mga ano KNC na ano, ng mga ano tawag dito klase kasi gusto nila na maanib kasi mananagot sila kung hindi ka maanib. Ganun yun. Ganun ang concept niya. Kaya okay. Ano eh mahirap din no hindi natin maano. Pero sa akin ano mag-search ka hindi lang ang there's more to life than MCGI. Doon ganun lang ang ano. Pero yung kaso mo Bradlon ano yan ha medyo kakaiba. Move on ka na emotionally mentally. Pero andiyan ka pa din. Iba-iba nga tayo ng sitwasyon. Meron tayo, iba-iba kasi tayo ng ano eh, ng
sitwasyon sa buhay. Sa akin, sa sarili ko, pero kaya hindi ako totally umaano pa dito kasi meron akong kinukonsider din na iba na mga kamag-anak ko, kasama ko sa bahay. Okay. Ganun yun. O, iba yun. Pero sa akin mismo, wala, ano na talaga ako, hindi na, wala na talaga ako manager. Wala na. Bahala na sa ano dahil. Ganun, iba-iba tayo yung sitwasyon eh. Iba-iba tayo yung sitwasyon. Okay, tanongin natin si Kuya Adel. Kuya Adel, how many years ka bago naka-move on at paano ka naka-move on sa MCGI? Ano, halos ano lang, last year lang. Matagal. Di ba? Oo, 22 years, gano? Almost. Gano? Oh, ganong katagal. Bakit ba? Oh, kasi na-attach ka ba? Ano eh, nga, sinasabi ni Lord kanina, di ba, mahirap din kasi lalo na kung buong buhay mo, halos kalahati ng buhay mo, eh, yung maturity stage mo, nandoon kasi, di ba, halos doon mo inilaan lahat, eh, pinipalit mo lahat ng ano mo, ng lahat ng opportunity na kung pwede sa'yo, family, relationship. Yan, yeah, sinasabi mo kanina, even yung ano, pag-aasawa, di ba? Hindi. Pumila ka eh. Halos kinilamutan na. Nagpadala ako eh. Kaya, kasi sumasampalataya ako nun na talagang, ano eh, malapit na eh. At the same time eh, mas malaki daw ang ganti sa langit pagka pinagpalit mo yung ano mo, yung sariling kaligayahan. Sabi. Sariling kaligayahan para sa pungkuli. Kaya, yun, mahirap talaga mag-ano, move on. Kaya, thank you doon sa ating grupo. Support group. Malaking tulong. Support group. Sa Reddit. Shoutout sa mga sa Sitio Reddit. Eh, yes. Malaking tulong yun kasi na-validate yung mga duda natin. Yung mga doubts, yung mga questions. Hindi lang pala tayo nag-iisa. Marami din pala dyan sa loob na kahit na aktibo pa, kaya ni Papatino Lone Warrior, ng iba pa nating kasama dyan, eh, ayun nga, wala na yung puso nila sa MCGI. And who knows, baka malay natin, mga ano mo dyan, close sa'yo dyan, Kuya Daniel, eh, ano na rin, closet na rin. Marami na, bro. Grabe, mga nakapaligid ko. Meron pa nga mismo nandun. Kumukuha pa ng litra. Huwag ka na lang maingay, okay. Badlon. Baka ma-blow up yung cover niya. Okay. Ayun, so madali ka rin kasi ikaw lang kaanib, di ba, Badadel? Sumampalataya ka lang talaga. Oo, ako lang yung ano. Kaanib kasi kaya medyo madali mag-open eh. Unlike doon sa ibang mga agay ni Lone Warrior, yan. Sina, ano pa ba dyan? Iba, yung marami. Yung mga pakalanan. Wag na. Kaya ano, mga kaanib kasi yung mga kamag-anak kaya mahirap din talaga. Kaya yung sasabihin nila na, kumatapa kayo, lumabas ika kayo. Ha? Huwag kayo magtago sa mga fake account. Parang taduan nyo. Di ko ganun kadali yun dahil ano, maraming kailangan i-consider dahil sa ginawa ng MCGI na yan na halos ano, yun, marami po pwedeng masira, sabihin. May mga iniingatan ka rin. Okay. Sige. Vlogcaster, mukhang magkikita tayo sa Doha ah. Itong sulat na na-receive ko ngayon, yung visa ko papuntang Berlin, Germany. Nice. So, stop over ako sa Doha. Ilang araw ka dito? 3 days lang to eh. So baka 3 hours. business kapatid trip. Kapatid na vlogcaster, ihanda mo na dyan ang ano ha, ang ano Amurao natin dyan. Hindi. Halal gusto ko. Hindi. Yung pagtutulog-tulungan natin na hammer.
Ayun. Hindi, masaya na ako sa halal. Si vlogcaster kasi ang head ng food committee natin, halal. Halal committee. Kahit shawarma lang, kahit saglit lang. Sige. Daanan mo ako sa airport, ha? Oo. Sige, sige. Magpasabi ka lang. Ay, handa natin yung carpet at yung ilaw. Libre kape at manipa. Sige. Andyan ako, June 14. Ayun. Ayan. Sige. Ikaw sige. Pa, matagal ka bang nakamove on? Parang bumuelo ka rin, no? Bago ka nakamove on. Pag-exit. Hindi, matagal, mabilis ang umabubo. Ang medyo tumagal lang kasi bumabalik-balik ako sa loob eh. Kasi parang nandun pa rin sa akin yung ano, yung parang sila yata ang totoo eh. Tapos biglang nag-pandemic pa, di ba? Kahit sipin mo yun, parang, upucha na, darating na yata yung pa. Darating na si Jesus nung nag-pandemic. Bumalik ako, di ba? Tapos nung mid ng pandemic, parang umu-okay-okay na uli. Parang wala naman. E di, ubano uli ako, naglaylo uli ako. E namatay si Bes, putang ina, ito na naman. Ito na yata, aagawin na yata. So bumalik uli ako. Ganun yung stages sa akin eh. Pero long time before the pandemic, ang tagal kong huminto, mga 8 years, 7 years yata akong huminto eh. Kaya hindi rin ganun sa akin ka, ang tawag dito, kabisa yung ano eh. Yung mga sinasabi. Lalo na yung mga parang pananakot na magkakaroon ng ano, sasama ka o mapapahama ka. Wala eh. Explore nyo lang yung labas. Maraming pwedeng gawin sa labas. And doon yung mapapatunayan na hindi totoo yung mga pinagsasabi. Oo. Isang way din na makamove on agad, yung belief sa ano, heaven and hell. Oh, alisin nyo yan. Yes. Alisin nyo yan. Yung takot dyan. Madali kayo makamove on. Ayun. Kasi yun lang naman talaga broccoli din ang minsan na kaya yung iba hesitant talaga na umalis eh, di ba? Kagaya niyan na ano ka naman, di ba? Yung wala ka namang pamilya doon sa loob. Madali ka makaalis eh, pero doon ka kasi natatakot sa consequence ng kaluluwa mo na pag umalis ka, parang wager din, Pascal's wager, di ba? Na pag alimba umalis ka diyan, eh mangyayari sa iyo, mapapahamak yung kaluluwa mo, maiimpierno ka literal, ganoon. Yun ang parang marami kasi hindi takot diyan eh. So, yan ang isa sa nakakahad lang kaya sila umaalis diyan sa ano, MCGI. Okay, okay. Sige, sige. Tanongin natin si Brad Toby. Brad Toby, how did you move on and how long did it take? Hello, hello. Rinig ka ba? Yes. Yep. Hindi, ano lang, kasi pareho din halos ako nung sitwasyon ni nung kay Loon eh. Pareho kaming closet eh. As yan, yung mismong reason niya, halos pareho din. Ang pagkakaiba lang kasi, sa akin kasi, hindi ko na inaalala yung consequences kung patungo lang sa akin ha. But rather dun sa mga taong sabihin natin that I care about na nasa loob pa. Ayun. Parang ano rin kasi, I care kasi dun sa ano na rin lang. Parang kasi yung sa kanila happiness na lang din yan eh. Yung mga alam natin, hindi nila alam yan eh. Parang ganito, may mga members, kapag tinutukoy ko kasi yung mga members sa loob, hindi naman lahat yan. Yung mga nagsistay, ano, bukod sa mga closet, hindi naman lahat yan fanatics eh. Yung iba, na nanampalataya yan sa loob, parang naisip lang nila o parang naniniwala lang sila na MCGI is the tool or magiging medium nila yan sa paligtasan nila. That doesn't mean na ano sila, fanatic sila or what not. Sino pa nga madalas yung tahimik lang, hindi naman naiipagpardagulan yan. So sa akin kasi, ako wala na talaga eh, yung diwa, broccoli, wala na talaga eh. Kasi, may nangyari kasi before, hindi ko na lang babagitin dito sa podcast. Pero parang dun sa pangyayari mo, na-realize ko din na how much controlling at how much sila ka-deceitful sa mga members nila. Parang makikita mo yan eh, controlling sila. In order to control ang mga members, napaka-deceiving nila.
Kaya tinan mo, may mga ano yung mga minsan makikita mo, mga ugali din ng mga nasa loob. Parang meron silang kinakatakutan. Ang isa sa mga ano ko, nakita ko kasi dyan, inabasa kasi akong article before, ang sabi doon, parang common issues sa paglabas doon sa cult or recovery, post-cult recovery. Mga 20 plus items yun, hindi ko alam kung gaano karami siya eksakto. Pero ang isa doon, ang nakalagay kasi is inability to make decisions. So bakit sila nagkakaroon ng inability to make decisions? Kasi yun nga, may kinatatakutan yung mga yun sa loob. Ay, Brad, ano, hindi ko kasi pwedeng ano yan, decision na ganun pa. Magalit kasi yung ganyan. So now, the street. So for me, yun. Gano'ng katagal? Actually, sa totoo lang, nagpa-umpisa yan si Alice Yuli. Pero hindi agad ako na... hindi naman agad ako nabigyan. Shout out! Reddit, Bad Yuli. Shout out. Nung ano, nung naano ako, sabi ko, bakit parang ano to, di ba? Parang napakalapit na ito kay Bruce. Biglang, ano siya, kumontra siya. Tapos nakita ko yung Reddit. Ang ano ko pa nga sa Reddit, ako pag tinitignan ko, nagedemonyo yata ako. Kasi nagdadasal talaga ako. Pagkatapos ko, magbasa doon sa site. So, kung gano'ng katagal, mga ano, mga months lang din. Kasi ako, meron akong, kung sabihin natin, ano, yun, meron akong, ano siguro, trait na I tend to observe talaga. And one way kasi to observe things regarding ganyan sa mga cults is how realistic kasi yung kanilang approach. Although yes, kadikit or rather ano, ang ano nila kasi is ang program nila is faith, di ba? Pero kasi naniniwala rin ako pagdating sa faith, you also have to be realistic din. Sa kanila ang nangyari is yung naging, ang tinuturo nila sa mga members, ang nagiging pananaw ng mga members is nagiging fan kasi na ang dati. Wala na si reality. Parang ang doctrine is us, tayo, no, within the church versus them. Everything that they do is wrong. Parang mugmusil eh. Bukod dun sa kanilang galaw, pati yung kanilang pagsasalita, do not be engaged with them. Yung pag Google search na lang, di ba? Parang ano pa nga yan eh, na wag agad mag-ano ng mga nakikita mo sa Google, ganyan na yan. Actually, baliktad ang ginawa ko. Yung pinag-compare ko, besides observation, ang ginawa ko is pinag-compare ko yung pinagsasabi nila kung ano yung nagiging reality ng sitwasyon. Siyempre kasama na doon yung mga iba-ibang perspective ng mga tao. So, gano'ng katagal, masasabi kong months lang. It took observation talaga. Okay, sige. Salamat sa Diyos. Kasi sabi nung isa, it could take 10 years daw, sabi nung ano, yung manggagawang kausap ko. Sabi ko, sa sarili ko, ang tagal nun. Kasi na-attach siya sa mga kasama niya kasi mabait naman talaga yung mga kapatid. So, yun nga, mahiwalay siya. Wala, konti lang naman nag-i-stay na kapatid eh. Pag iba-diwa mo, tas nandyan pa rin sila. Konti lang yon yung mga tunay na ano lang yon kaibigan talaga. Yun nga rin talaga, Brocoli, ang isa din sa problem. Yung community. Community ang tawag dyan. Yung bang mga kaibigan mo na, mga friends mo, yan ang mahirap din na pag-move-unan. Kasi parang nahitang nangyari nga, kagaya nung sinabi ko kanina, ang naging circle of friends mo lang, dyan lang, hindi ka na nag-venture sa labas. Hindi ka na nag-venture na marami ka kabarkadang Katoliko, born again, di ba? Kasi ang turo nga ni Bestia, dapat pinagmamag-anak tayo ng Diyos. Tayo-tayo lang dito, bahala na yung tagalabas dyan. Importante tayo dito, magkaisa tayo. Lahat nung kamumari nga, kaya nga yung isa, nakita ko nag-comment eh, magre-resign na daw siya yung trabaho niya sa BPO, sa call center. Magtatrabaho daw siya doon sa HOC. Sabi ko, naku! Kasi sabi daw niya, mas masarap daw talaga maging katrabaho ang mga kapatid. Di ba? Ganon yung ganong mindset. Kasi yun ang ano eh, yun ang naitanim kasi sa atin eh, ganon. Kaya mahirap mag-move on. Kaya kung na-entrench ka na, di ba? Tumagal ka dyan ng 30 years, 20 years na,
Ang hirap niyan pag ganun ang naging mindset mo for many years, tapos bigla ka na lang babalikwas. Eh talagang ang ano niyan, tapos marami ka pang kamag-anak, mahal sa buhay na member diyan, pamilya banal pa kayo. Ako po. Yung mga anak mo member din. Hirap niyan. Oo. Ganyan kaya sa akin doon. Oo. Yun nga, kino-consider yung mga ano, mga kamag-anak. Lalo na yung matatanda na hindi mo naman pwedeng basta sirain yung pananampalataya dahil yun lang yung ano. Hindi mo pwedeng diretsahin. Mm-hmm. Saka yung ano din, Brocoli, yung kagaya ng sinabi kanina ni Toby, no, yung bang pag nag-iisip ka na halimbawa, nag-google ka, nag-youtube ka, parang nadidemonyo ka. Yung ganun, yung ganung yes. concept, I mean, yung kasi natanim kasi sa ano eh, yung kasi ang hirap natanim sa ano eh, yung mga thinking kaya yung iba, hindi nag-iisip, hindi pabayaan na lang, take it by faith na lang, kasi nadidemonyo kapag ka nag-iisip ka ng logically, ginagamit mo na yung utak mo sa pag-search ng tama, kung ano ba yung talaga yung tama, eh, nadidemonyo ka daw. Para bang, mas maganda pa pala nadidemonyo kasi nakakapag-isip ka ng tama, di ba? Ganun. Di ba yun ang lumalabas eh. Oh, pag ako ba nakikita nyo sa YouTube, ano bang inisip nyo nung una? Demonyo to. Walang aral to, ah. Gago to, ah. Di ba? May ganong nag-comment sa akin eh, gago daw ako. Critic, vocal critic. Oo. Oh. Oh, pero ngayon, kasali na, andito na siya sa atin. Umanib din. Umanib. Oh, kasi nga ano, may ganyan eh yung denial. Pero ganyan din tayo dati nung Catholic tayo, nakinig tayo kay Brad Ellie, may denial din eh. Tapos nagalit ka rin kay Brad Ellie, yabang nito ni Brad Ellie, ah, 'di ba? Pero tama 'yung sinasabi niya, sabi mo sa sarili mo. So, na-accept mo rin. Naka-move on ka from Catholic to ano, o kung saan ka man galing. To MCGI. So, ganun din ang mangyari sa'yo para makamove on ka naman. Palabas naman ang MCGI. Ganun nga. Eh, parang ano kasi yan eh, parang ano eh, parang meron na rin ano yun, halong psychological factor yan, Bukoli. Eh, yung cognitive yes, dissonance. Cognitive dissonance. Ano, parang tama, nabubwisit ako sa taong ito. Yung diba, kay Sayo Brocoli, nabubwisit ako pero totoo naman yung pinagsasabi niya. Mm. Di ba ganun? Kung pag-iisipan mo. Nagkakaroon ng dissonance sa isip mo at puso mo. Kaya nga, nagkakaroon ng ano stages of grief. Yung parang ano bargaining muna. Ay, hindi naman siguro totoo yan. Siguro, baka na demonyo lang ako. Yung sabi ni ano ni Toby, na demonyo lang siguro demonyo. Ako kaya siguro ako na convince. Or namimera lang yan si Brocoli, nagso lang kumita sa YouTube. Putsa, magkano lang kinikita ko dito? Magtatrabaho na lang ako. 'Di ba? Mag-OT na lang ako sa trabaho, ayusin ko lang yung business ko, mas malaki pa ang kikitain ko. Barya lang dito, yan. Mga kapatid. Ay nako, ba't ako nagsasaga dito? Narinig ko na yun, Brox, oh. Ang narinig ko na yan, sinabi din eh. Sinabi na yun eh. Mga early, ano na? Early play check niya. Ito, sinasabi niya yun. Di ako di ako nandito dito para magnegosyo. Wala akong ginikita dito. Namatay na billionaire. Namatay na, ano? Mayaman. Oo, namatay na mayaman. Tapos sa daw ang dukhang pantas na hinuhulaan sa 3:15 ng Ecclesiastes. Minsan sinabi ng pantas. Hindi naman ako yaman dito sa YouTube. Nako naman. Pangbayad lang na internet. Ganyan. Hindi ka naman siguro aabot ng college sa pagiging level ng bilyonaryo. Ano? Hindi. Kasi yung isa na matay. Mas mayaman si Vlogcaster. Wala. Uber driver lang ako dito, bro. Uber lang ako. Ano, papatayo ng adventure cup si Bro. Ano nga, ihanda mo na nga dyan, nagcaster ang hammer. Ayan. Sige, next naman si ano, Mission. Assalamualaikum, Mission Christiana. Ilang years ba to si Brad Mission? Andiyan ka ba, Brad Mission? O parang away siya? Ayan yes, yan. Andito po. Mm. Oy, good afternoon, Brad. Oli. Assalamualaikum. Matagal ka ba sa...
iglesia? Naka-move on ka na ba or what? Yes, naging ano ko sa MCGI isang dekada. Mm-hmm. One decade kasi nabautismohan kasi ako dyan. Ano, 2011, month of May. Ayun, okay. Since na nabautismohan ako dyan, month of May, hindi naman ako naging confined dun sa ano. Sa birthday celebration pala si ano. Yes. Tapos ano natin ngayon. Ayan. So, bali, nung naanib ako sa MCGI, hindi naman totally nag-stop yung pag-re-research ko about sa mga religion. Actually, continuous nga eh. Wow, ah. Galing, ah. Yeah. Continuous yan. Tsaka yung pag-aaral ko sa isang religion, matagal ko na inaaral Islam, continuous pa rin. Kaya noon, nung marinig ko na merong aral patungkol dun sa halal, sabi ko, medyo nag-iisip-isip din ako noon. Kasi yung konseptong halal na itinuturo nila is malayong malayo eh. Pagka sinabi kasing halal, permissible. Yan, hindi naman talaga yan totally inaalay. Bagay pinagpapaalam. Eh, nagiging question, since na nasa MCGI nga ako noon, eh sumusunod na lang ako. Mm-hmm. Yan. Pero I think na yung madali kang naka-move on kasi hindi ka kumuha ng tungkulin eh, di ba? Yes, hindi po ako kumuha. Yes, kahit anong tungkulin, marami na silang in-offer sa akin. Inopera nila ako na mag-GCUS daw ako. Sabi ko, ang ginagawa ko na lang scapegoat noon, eh, nag-aaral pa po kasi ako, ganyan. Which is totoo naman, nung time na yon, college pa ako noon. College of Education. Yan. So, parang okay. Isa sa mga nakakahila sa'yo na mag-stay is yung tungkulin. Walang gagawang iba. Doon ako masaya. Ano pang purpose ng buhay ko? Yes. At kung minsan, nagiging factors din yung mga kaibigan, makakilala. Yes. Siyempre, pagpalagay mo na meron kang naging kaibigan dyan na mahigit isang dekada na, tapos bigla kang aalis, isipin mo na lang, di ba? Makakapag-isip ka na, aalis, ganyan, dami kong kaibigan dito eh. Mm-hmm. Yan. Wala naman ako masyadong kaibigan sa tagalabas. Ganun yung magiging ano mo eh, isipan mo eh. Kaya yan yung magpapakusay dyan eh sa isang particular na religion na para huwag kang lumayas. Pero, gaya nga ng sinabi kanina, kung talagang gagamitin mo yung critical thinking na ibinigay sa'yo. Oh. Sabi nga, di ba, seek and you will find. Oo. Di ba? Totoo yun eh. Eh, yung kakasik ko, sik. Ayan. Mm. Yun, na-detect nila ako. Na-detect nila ako na mahilig daw ako sa mga ganyan, sa mga religion. Hanggang sa meron ng napagwikaan na ako ng isang kapatid na yung ginagawa ko is ano daw, foul na raw, bawal na. Kasi nga raw, pakikapit nga raw sa espiritu. Pero sa ganung punto, ano ko siya, kinontra ko siya eh. Bakit? Kasi merong sinabi si Brother Eli noon na sa particular na video recording, matagal na yun eh. Sabi, pakinggan ninyo lahat. Para sa tagalabas daw yun, bro. Pag naanib ka, din, bawal na. Hindi. Pero meron din sa loob. May sinabi rin siya na kahit ang mga kapatid dito, hindi namin binabawalan na makinig sa iba. Yun yung pinanghawa. Merong ganong sinabi. Oh, baka hindi na iba na, na iba na ngayon. Na iba na. Meron. Yeah. Yan. Bukol eh. Double ano yan. Double meaning yan. Mm-hmm. Yes. So, meron yan. No, depende yan sa na nagtatanong. Pwede ba mag-surik? Spiritual. Pero kung kaya yes. na lang, palang kaya mo, matanda ka na, sabihan ka na, tigil na ang pagsusuri, kapatid. Ito na. Natapos na ang pagsusuri mo. Oh, anib ka na yan. Sasabihin sa'yo. Antas ka sa sarili. Ayun. Hanggang sa ito ang dahilan kung bakit talaga ako naalis diyan. Kasi nag-comment kasi ako dun sa particular na ano eh, na Facebook live ng isang kilalang imam dito sa Pilipinas. E, na-screenshot yung ano ko, na-screenshot yung comment ko na nang na nanghihingi ako ng ano, ng aklat. Mm-mm. O ngayon, yung screenshot yun, ipinakita sa akin. Sabi ko, totoo ba? Hindi ko na tinanggi. Yes, totoo po. Nangihingi ako ng aklat. Sabi ko, ano ngayon ang issue doon? Mm-hmm. Inano ko sila. Talagang sinusuwag ko sila noon. Ayun, hanggang sa
dumating yung time na talagang nagka ano kami, yung naging malapit ako dun sa imam na yon. Yun, syempre, nag-picture kami dalawa. Nag-picture, no? Yeah. Screenshot. Ipinost ko yan. Ipinost ko yan sa Facebook. Merong caption na hindi hadlang ang magkaibang paniniwala pagdating sa pakikipagkaibigan. Which is so naman. Maganda naman sinabi mo. Mm-hmm. Di ba nga, ang aral nga sa atin nung panatiko pa tayo dyan ang sabi, di ba? Paano nyo sila mahihikayat kung hindi nyo kakaibiganin? Oo, yan. Diba? Sinabi rin ni Totoy Bibo yan. Oo, di ba? O, kinaibigan ko, nag-picture ako. Tapos, meron namang mga ibang comment doon na positive. Positive comment. Ito naman. Tapos, nung pagka-post ng pagka-post ko noon, tinanggal ako sa lahat ng GC. Lahat ng GC na may access, tinanggalan ako ng access sa mga link. Pagtitiwalag na yan. Yes. Tapos, nung kinabukasan din na yun is nag-ano ako, nag-apila ako na bakit nagkaganon. Sabi nga raw, may kinalaman daw yun sa picture na pinost ko, which is, ayun na nga yung una kong impression. Ayan, hanggang sa, ayun, umiiyak ako noon eh, talagang ayaw ko talagang maalis eh. Andun pa yung talagang pagka, ano ko, yung alab ko sa relihiyon na yun, sa MCGI, nandun pa. Mm-hmm. Ayan, hanggang sa time na talagang ayaw na nila akong mapabalikin, ganyan. Okay. Kung ngayon ang gusto nyo. Sa akin, di ba? Broccoli, pahingin yung link. May TG link ka ba dyan? Ayun na ma, pagka nangingi ako sa inyong link. Wala lang, gusto ko lang alam eh, kung ano na ba yung nagiging takbo nung programa nila. Ganyan. Ayun, okay. Hanggang sa hindi na, ayan, pa-move on na ako. Tapos meron na may iba na nagpapabalik sa akin. Sabi ko, noon sana. Eh bakit kung kailan lumipas na yung mga ilang taon eh saka niyo ako pababalikin? Ano yan? Para saan? Mm-hmm. Diba? Akala ko ba pag-ibig ang tinuturo sa inyo bakit nagtatakbol kayo ng isang ano tupa? Okay yun. Ayun kasi nakakulong kasi yung mentality na sila yung iglesia ng Diyos talaga. Umanib sila doon. Yan nga eh. Allergic yes. Sila. Nakakita lang ng imam. Ano na, eh, sa demonyo na. Ayun na nga eh, kaya nga eh. Tsaka ano, ando na talaga yung tinatawag na exclusivism. Exclusivism, meaning, eto lang. Kami lang, bukod tangi. Eh wala nang pinagkaiba yan sa, no, sa Iglesia ni Cristo, ni Manalo. Exclusivist din yun. Pero, diba? Bro, sabi ko, tayo, immune tayo sa kanila kasi ang sa labas na iglesia, sabi nga ni Brad Ken, naalala ko sinabi niya, hindi tayo pwedeng hatulan eh. Diyos ang hahatol sa atin, mga tagalabas. Yes, topo. So, immune tayo sa kanila. Hindi tayo ma-ano yung mga yan. Pero may tama, mga judgmental diba? Pa rin sila. Tama eh, di ba? Sabagat sa mga nangasalabas eh, Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo, masasamang tao sa 5:13 ng unang Korinto. Oh. O yan, sinitas ko rin sa kanila yan eh. Wala, hindi sila makasagot. Ayan. So, hindi tayo pwedeng ano yun. Sa mahilig sila mga hatol. Sa Facebook kasi, oy, Pex, huwag kang mag-alala pagka ano, inaaway ka dyan. Immune tayo kasi iniisip nila, kapatid tayo. Eh, lumabas na tayo eh. So, may immunity tayo sa ano, sa paghatol. Sige po, Brad Blogcaster. Posible bang ano, hindi pa pala tayo naka-move on? Kasi, kumbaga, hindi pa rin kasi, hindi, di ba ang totoo naka-move on, hindi na natin sila pinag-iisipan, hindi na, wala na tayong pakialam sa kanila. Pero, kasi nasa stage pa rin tayo na, alam mo, tulad ito, pinag-uusapan pa rin natin sila. Alam mo, in a way, parang hindi, may pakialam pa rin tayo doon sa mga nandun sa loob. Ano lang naman to, based on experience natin. Experience na, sineshare lang natin para magkaroon ng awareness yung mga gustong pumasok dyan sa MCGI kung ano ba talaga yung totoong kalakaran. Hindi, kasi ano eh, Blogcaster, ang 5 stages, denial, anger, bargaining, depression, and acceptance. Eh, yung ginagawa natin, ako kasi accepted ko na eh, nawala na ako dyan eh. So parang, iba yung sinasabi mo. Ewan ko ha. Ano kasi ito eh, parang open discussion or study. Yes.
Baka ano, gusto lang natin makatulong sa iba. Oo, oh, yun ba tayo? Pagbibigay ano na rin, pagbibigay warning na rin for warning dun sa mga gustong pumasok para magkaroon siya na idea. Para pagdating ng uli, magsisisi na lang siya. Para huwag na nilang pagdaanan. True. Pagdaanan, no? Oo. May ano din eh, may satisfaction din eh sa ginagawa natin. Pag may nabaltaan ka na umalis therapeutic. Na. Therapeutic. Oo. Therapeutic. Oo. So, this is for ourselves then. Yes. Yun nga. Sabi ko nga doon sa ano, sa gusto ng, yung nagsabi sa akin, 10 years pa siya doon bago makamove on. Ano, sabi ko sa kanya, andito naman tayo eh, may community rin tayo. At saka, ano, isipin mo na lang din na ano, it's for yourself. At yes, the end of the day, yung sarili mo din ang ano eh, ang isipin mo eh. Oh. At saka ano, may buhay pa sa labas ng MCGI. Explore yes mo lang. Hindi ipapako ka dyan na ito lang. At brother, wala yung anytime soon. Nasa na yung anytime soon. So, at saka dyan kasi sa MCG, alam mo, may kukumpara yan doon sa isang bansa na ano eh, yung hermetic yata, yung North Korea. Diba? Parang ano, walang kalayaan. Kumbaga, kung ano yung pag-uutos ng leader, yun na yung susundin mo. The Celestial North Korea. Yeah. Parang North Korea ang MCGI na yan. Totoo. Di ba nung isang gabi, nanood tayo ng mga consultation. Ewan ko sino nandun sa inyo. Yung mga simpleng tanong, yung mga walang kwentang tanong, oo, hindi nila mapag-desisyonan ng sarili nila. Brad Ailey, ganito oo po. Napaka, wala ba kayong sariling desisyon sa buhay? Pati yung pagpapa-opera. Pati yung pati na puhol yung buhok dun sa ano, kinain ng ventilador, eh, kailangan yun, kayo puputulin. Baba, ang kabayo naman. Common sense na lang, gamitin. Broccoli, yan yung sinasabi ko kanina na inability to make decisions eh. Oo, parang, tama. Oops, before ako gumawa na decision, baka magalit yung worker namin o yung district servant. Yan yun eh. Yan yung post, at ako doon, yung nabanggit ko kanina, post-cold recovery. Yun yun eh. Mm-hmm. Nako, wag na kayo maniwala dyan. Ang pinaka ano din dyan sa MCGI is napaka-laki ng kanilang pag ano sa kung ano ang sasabihin ng iba. True. Ano ang yung control, yung control ng MCGI sa tao. Oo, yun, ganun yun. Biro mo, mangliligaw ko pala eh, kailangan pa ipagpaalam ba? Sa ako, kailangan pa ipagpaalam. Ano yun? Parang wala na bang desisyon yung isang tao na piliin yung kung ano may maibigan niya, ganyan. Basta hindi lang, hindi, kailangan dumaan muna sana eh. Sa proseso na, hindi, ipagpaalam mo yan. Pag hindi pinagpaalam, sususpindihin ka namin, ganyan. Di ba? Iwi-iwi. Oo, pati nga yun sa trabaho nga lang eh. O kung minsan pagka ano medyo labag kailangan ikonsulta mo muna ganun. O nasa na yung God-given ano brain, ano ba pinapagana pa ba? Parang hindi na eh. Meron pa nga COVID, di ba yung pagbabakasyon eh. Inadvisan na umalis sa trabaho niya dahil ang trabaho niya ay receptionist siya sa isang motel. Sinabihan na, wag yan kasi ano yan, kasangkapan ng kalikuan ng trabaho mo. Ano, what the? Sabi, masasabi ko, what the? Makakapagsabi ka na lang ng ano, mapapa. Pero yung advice mo, yung matagal niyang trabaho yun eh. Receptionist sa motel, tapos kumo yung motel eh, ano, kasi ano daw, lugar ng kalikuan. Abay, pinaresign? Abay, anong klaseng ano yan? Parang kilala ko yan. Unang-una, pagka pinalis ba nila isang kapatid sa trabaho? Meron ba sila may bibigay? Wala. Mm. Oh. Ang mahirap dun, pag ikaw pa yung hihingi, mahuhus ka ang kapanyan. True. Meron nga dito sa amin eh, malaking swende niya sa ano eh, trabaho niya eh, sa San Miguel Corporation. San Miguel Corporation, yung natitinda ng beer, yung ano, laki ng swendo niya dun. Pinaalis siya sa ano, trabaho. Kasi daw, ano daw, palikuan daw. Ano ba naman yan?
ano na yun, ano yun, sobra ng ano nila, extreme, pagka-extreme nila, sobra na. Nawala na yung ano, decision making. True. Wala na talaga. Wala na talaga. Nagkamali rin ako dyan eh. Nung, kasi nga may naging karelasyon ako dyan sa loob. Inamin ko dun sa isang manggagawa. Eh ngayon, na-realize ko, pagtanda ko, ba't ko ba sinabi sa kanya? It's a private matter. Ba't ko, di ba? May ganun kasing notion sa atin na pag di mo kinonfess yung kasalanan mo, iwi-iwing kasalanan niya. Mananagot. Dadalhin mo yan hanggang sa paghukom at dun sa paghukom, yun ang faktor kaya ka ba impyerno. Dahil dun sa iwi-iwing kasalanan hindi mo kinonfess. Sa impyerno agad? Oo. Impyerno ka. Oo. Kasi ano yan eh, hahatulan ka dun eh. Kasi hindi mo nga, kasi nga, kaya nga diba dyan, kahit na nakakahiya yung mga pinagagawa mo, mga matungkol sa mga kahalayan, eh dapat i-confess mo lahat yan sa manggagawa dahil para mawalan ka na ng pananagutan pagdating ng paghuhukom. Kasi doon, kaya daw magkaroon ng paghuhukom kasi doon daw lilitisin yung mga hindi nalaman, mga sikretong ginawa. Doon daw makakayag. Kaya yun, kaya nga yung mga ano dyan, di ba? Palaging merong mga lifting, sustains, yung mga ganun-ganun. Yun yung purpose niyan eh. Yan ang turo kasi dyan eh. Oo, pinasa mo na sa kanya. Oo, iwi-iwi sa lana. Pero Bradlon, ang masama, sinurge ko yung manggagawa na yon, yung nag-iisa, kaisa-isahang ano, pinag-confessan ko, exit na rin. Pudya. Ay, nako po. So baka pinag-chismisan na. Isama mo kasi dito. Oo. Pinalo ko na siya. Invite niyo po. Invite niyo po para makilala namin. Si Brad Jelben. Oy, Brad Jelben. Message mo ako. Imagine, pinalo kita. imagine nyo lang, makakapagpa-impyerno sa'yo is kumain ka ng chicken joy. Oo, diba? Yun. Oo, diba? Hindi mo sinabi. Mailan lang sa chicken joy o sa McDonald's, eh, ma-impyerno ka. Anak lang kabayong doktrina yan, oh. Ay, hindi ba brokoli? Ang tutol ka lang ng buffet, impyerno ka eh. Ay, oo, naman eh. Yun. Hindi mo kinonfess, yun. Hindi, pag, ang key kasi dyan, pag hindi mo kinonfess, yun. Doon, kaya dyan talagang, ano dyan eh, talagang kahiyaan dyan eh. Ano, talagang gusto, dapat tao talaga mapahiya ka para maramdaman mo yung parusa ng sabi na hindi ka naman impyerno. Kumbaga, dito pa lang sa lupa, sa iglesia, eh ano ka na, hahatulan ka na, mapapahiya ka na, masasaktan ka, maano ka, manlulungo ka, pero maliligtas ka naman sa ano, doon sa parusa. Kasi pag once hindi mo kinonfess yung kasalanan mong iwi-iwi na yan, nagpaputol ka ng buhok, may kang chicken joy, di ba? Eh ano, talagang pagdating ng paghukom, mananagot ka. At ang isa pa pala dyan sa nakakain, ano, broccoli, pag once yung iba, si kagaya nun, ako, alam mo, nalaman ko si broccoli, member, tapos nalaman ko na may ginawa siyang kasalanan, tapos hindi ko sinumbong, ako rin ay magdadala nung kasalanan niya. Ayun, kaya dyan, uso ang sumbungan dyan. Kahit nga, kaya, yan nga, yan nga po, napakaraming CCTV. O, CCTV dyan sa MCGI. Kaya pangkupot mo eh, talaga, ano eh, mayroon sila makikitang butas. Baga, wala anong privacy. Oh, Mother's Club. Mother's Club. ito, si Brad Dami kagabi, sabi ko. Ay, no, isang gabi. Sabi ko, Brad Dami, ano, mission, pakimute nga mo na, maingay doon sa end mo. Okay. O, sa kanya nga yung maingay, sakit sa tinga. Ano, sabi ko, Brad Dami, ano, may best friend ka, di ba? Talagang close daw sila, super close sa, ano, sa iglesia. Yan ba, bro, since manggagawa yan, pag sinabihan mo ba na exit ka na, ipagsasabi ba niya sa iba? Ay, oo naman, tol. Kahit sabi mong, ano, pag-promisein ko siya na, oh, wag mong pagsasabi, ha. Sagot agad, din, no? Sagot agad. Sigurado yun. Isusumbong agad ako niyan. Sabi ko, parang mas okay pa yata yung mga kaibigan ko sa labas na pag pinagsabihan mo, talaga itatago nila. Sa loob, diba, example ano, mas ko yung kay, ano? Example ko nga yung kay Jane. Kay Willie. Oo. Mag-asawa po, tinabi.
Grabe talaga. Hayag yung ano, yung dapat sa kwarto pinag-uusapan, naging public ano. Umabot sa apalin. Problema. Pinatawag sa stage. Eh. Yan din ang isa sa broccoli, yung isa sa mga factor kaya ang isang ditapak hindi pa makaalis diyan, nagiging closet for a long time. Dahil nga dyan sa aral na yan na, di ba, mahal mo sa buhay, asawa mo, kabarkada mo, very close friend mo, kaututang dila mo. Eh pagdating kasi, pag once na nag-utter ka ng mga pananalitang laban sa iglesia, laban sa mga ngaral, ayon, doon. Kahit na magkaibigan pa kayo, kahit na asawa mo pa yan, pag fanatic yan, subong ka agad dahil doon sa aral na Old Testament ang batayan dyan. Dyan sa aral na yan. Nasa sitas yan, sa Old Testament, yung merong kasalanan tapos hindi mo kinontes. Sa Old Testament ang batayan nila dyan, hindi sa New Testament. Kaya napaka-ingot nga talaga yan, yung ano na yan. Aral na yan. O sa Old Testament, i-search nyo. Nakalimutan ko din sitas eh, sa Libiti ko ba yun, sa bilang ko. O sino man dyan ang nakakaalam, Old Testament ang batayan nila dyan na may, pag merong isang nalaman mo na kasalanan tapos hindi mo kinonfess, ikaw ang magdadala ng kasalanan na yun. Kaya uso dyan ang sumpungan. Sa Leviticus yata yun? Leviticus, so yun. Para hindi ko lang ma-point-point kung anong talata mismo. Basta sa Old Testament wala, yan. May utos ba sa Bagong Tipan na ang sikreto mo pagka pinagkatiwala sa'yo, huwag mong i-spill out? Dapat may ganun ang kautusan. Yung trust, yung tiwala, pinatago sa iyo yung sekreto. Huwag mong ipagkanulo. Dapat may ganong kautusan eh. Mas mabuti pa ang doktrina sa Islam. Pagka nagkamali ang iyong kapatid, itago mo. Wow. Para itatago din ang kasalanan mo. Pagtatakpan din yung kasalanan mo. No? Ayun yung ano eh. Mantalang dito yung siguro yung aral na yun eh, parang ano lang nila eh, nilikot lang nila eh. Hanggang sa in-implement nila sa indoctrination, ganyan. Maganda, maganda. Pero it's a form of control din kasi yan, broccoli, sa mga cult. It is a form of control. Yan din na nangyayari sa iba, mga fundamentalist na, no? Mga religion na fundamentalist na Christian na papakilala. Ganun na ganun din. Yung sa mga masyadong istrikto pagdating sa ano, monitoring, pagdating sa mga ano, ang meron pa nga iba, nagdi-disfellowship eh. Yung ibang isang ano dyan, yung isang organisasyon dyan na witnesses daw sila, eh, nagdi-disfellowship din. Ganon din ang ginagawa. Pati yung mga ginagawa mong privado, talagang ano ka, i-disfellowship ka pag nalaman nilang gumagawa ka ng ano, mali. Eh, ganon. Parang archaic na ano eh. Sabi, archaic na mga values yan, yung mga ganon. May pinapatupad. Nagkakaroon tuloy ng yung mga tao ng psychological problem pagdating dyan. Oh, psychological problem. Oo. Oh, no, isang gabi, medyo mabigat yung usapan natin about depression tsaka yung abuse sa loob ng iglesia. Grabe. Hello, broccoli. Ah, sige. Basic ko lang ano. Ang isang trait na napoproduce pagsali ng cult, eh, sa tingin ko, yung low self-esteem din. Remember, sabi ko, yung inability to make decisions. Kasi merong dependency yung isang member sa church. Yan, decisions, pag-iisip. So, sa tingin ko, nakapag-produce din ito ng low self-esteem. At ito lang, naisip ko lang din mga a few minutes ago. Hindi rin kaya isa sa mga traits kaya tayo napapasama dyan is low self-esteem din. Sabihin, before ka kumanip dyan, feel ko, oo eh. In my experience, parang ganun din eh. Parang sa ganitong ano na lang ako, yung tumatantok na lang ng tao na feel ko wala na akong ma-achieve sa buhay. Dito na ako sa ano nung indoctrination ako, then yun, tinanggap ko na. One of the factors din kasi is yung low self-esteem din. Dahil feel mo, aalagaan ka ng church, di ba? Yun ang parang pinipresent dun sa indoctrination eh. Ah, dito nga, libre ang ano, yung mga schools ganyan-ganyan, nagpapakain kami. So parang yung distrust mo to improve yourself, parang nahata ka ng ganitong samahan. So not only it produces low self-esteem,
nakakapag-attract din to ng mga tao na may low self-esteem. Pati sinabi ko na meron akong girlfriend. Tsaka broccoli, yung di ba minsan ay naaanib ka dyan sa MCGI on the lowest point of your life. Yes. Yung bawa, nalugi ka sa negosyo. Hindi ka naman ikaw iniwan ng iyong asawa. Ganun. Parang doon ka kaya ka nag, ano eh, nag-anib dyan eh. Parang naging savior mo tuloy yung iglesia eh, 'di ba? O yung naging addict ka, halimbawa naging addict ka sa droga, naanib ka diyan tapos parang some sort, parang sa palagay mo yun ay milagro ng Diyos, yun ang ano mo yung attribution mo at parang naging conceptualized. Kaya nga 'di ba mayroong may iba diyan na talagang ano eh niligtas ako ng Diyos, dati akong addict, dati akong sugarol, tapos naanib ako diyan, parang ganun. Tapos minsan na mayroong mga salitaan diyan sa MCGI eh. Diba, magkakaroon na ng tulungan, Brokoli. Diba, mayroong yung target na ihihit. Tapos diba, hingian na ng tulong yan, ang pera yan. Sabihin agad ng isang membro, sus! Naku sis! Kung noon pa sana yan hiningi mo, kayang-kaya ko yan eh. Din mayaman ako noon eh. Kaya lang nung naanib ako, pobre na ako. Diba yung ganun? Ganong kwento kasi 'di ba yung down ka na doon ka umanib sa MCGI kaya parang ano din factor din yan kaya minsan nakakaanib ka diyan sa mga ganyang klaseng samahan na parang naging savior mo doon sa iyong pagka down sa iyong buhay ganun. Oo. Pero nagkataon lang talaga. Nagtiwala sila na yung Diyos, ang galing ng timing ng Diyos, may panahon sa bawat ano. Ano yung Ecclesiastes ba yun? 3:1 ba? Yung sa bawat bagay may kapanahonan. Oo. Yan. Panahon ng pagtatayo. Oo. Ang totoo, ikaw lang yung nagtahi-tahi noon na, oo nga, no? Ang galing, no? It could have gone ano, sideways or sa kabilang ano, religion. Kaka Bukoli, yung experience na yan, hindi naman unique yan sa members ng MCGI. Nangyayari din yan in all other religions. Yung patotoo mo na sinabi mo nagbago ka din, naanib ka dyan, meron din patotoo ng ganyan ng ibang relihiyon. Lahat ng mga sekta ng Kristiyano, yung iba pang mga religion outside of Christianity, ganun din ang kanilang mga patotoo na nagbago sila dahil sila ay umanib or sumama sa isang particular religion. Kasi yun ang naging ano sa atin eh, parang akala mo sa MCGI lang yung nangyayari yan. Hindi, ng religion yung nangyayari yan, kaya nga lumalaki sila eh. Oo. Oh, sige. Exclusivism at its finest, sabi niya. Diba? Oo. Sige mga kapatid, wrap up na tayo ah. Ito kasi, yung meron kasi mga na-depress dahil nga ini-invalidate yung mga nararamdaman nila sa loob ng iglesia. May talata naman na Filipos 4:6, yung humiling ka lang sa Diyos, ganyan, yung tuhod at sahig, ganyan. Pero somehow it works psychologically. Kaya hindi ako totally against yan sa Bible eh. Kasi may mga talata dyan na ano, na nakakatulong din. Na parang placebo effect. Kasi yung power of the mind, di ba? Na tutulungan ako ng Diyos sa problema ko, nanalangin ka. So somehow, yung pag-iisip mo, nagkaroon ka ng pag-asa. So, ayan. Kaya in fairness din ha, sa mga Christians. Meron din akong ganong tiwala na ano, nakakatulong din talagang mga salita prayer ng Diyos kahit papano psychologically, placebo effect. Kahit hindi talaga yung Diyos ang ano, tutulong sa iyo. Hindi siya magme-make way para sa iyo. Sabi nga eh, where science failed, prayers prevail. Yan ang sabi ni Bes noon eh. Pero ang masasabi ko naman dyan, Bukoli, yun, prayer yun eh. Eh alam naman natin, merong aral sa MCGI na ang panalangin lang ng MCGI o ng mga kaanib sa Iglesia ng Diyos, ang tanging dinirinig ng Diyos. Hindi na siya dinirinig ng ibang panalangin. Hindi siya na rin nakikinig sa panalangin ng Muslim, ng Iglesia ni Cristo. Matindi ang aral na yan. Oo, ganun. Kaya ano nga masasabi mo, Brokoli? That is placebo effect. Dahil yung iba namang relihiyon, alam naman natin na meron din silang prayer. Na yung prayer nila, sabi nila, ay sinasagot ng Diyos at pinagbibigyan sila sa kanilang matinding panalangin.
Kaya ako. Hindi yan exclusive lang sa MCGI yung ganyan na mayroong nangyayari kapag nananalangin sila. Kaya yun sa sinasabi mo, tama. That is placebo effect on the per pero pa sa perspective yan ng mga tagalabas, eh nangyayari din yan sa kanila eh. Nangyayari sa Muslim, sa Hindu, sa ibang relihiyon, sa iglesia ni Kristo, sa mga Katoliko, ganun. Meron din nangyayari sa kanila na mga panalangin sinasagot. Eh, sa MCGA kasi, sa kanila daw lang daw talaga nakikinig ang Diyos. Eh, sila lang daw ang may tamang paraan ng pananalangin dinidinig ng Diyos. Yun ang nasa doktrina. So parang kung sino yung nagsasalita, siya yung tama. Inangkin na nila lahat. Lahat na angkinin na nila. Kasi daw brokoli, anumang iniutos ng Diyos, gawing lubos sa bahay ng Diyos. Yun ang sabi. Sila sa yan. Bahay. Talaga, oh. Ano ba yung bahay ng Diyos? Unang Timoteo 3.15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano dapat sa mga kaunaugali nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Haligi at suhay. Ay, hindi pala. Saligan pala. Sabi ni oh, ganyan yun. Kabusado mo pa, Badlon, ha? Yung kasi, diba, dati mong, yan, diba? Ano, manggagawa kasi, di ba, dati? KNP. Galing, ha? Kabusado mo pa. Nahalata ka, Badlon. Never kang umamin sa amin, ha, na worker ka. Nahalata. Di ba, Kuya Del? Ayan na, nahalata na siya. Kabusado niya yung 315. Nag-KNC yan eh. Ah, kahit KNC. Yan, kaway na, naging kaway niya na yun. Kaway sa lang niya. Ni Dino, di ba? Yung about sa lupa. Nagbibenta ng lupa ng kumpiyento. Nagkawain sila. Wala ka nang matatago, Bradlon. Ikaw talaga si Bradner. Nahayag na, nahayag. Dire-diretso eh, yung pagbigkas niya ng 315. Dire-diretso. Galing. May mga pa. Walang gatol eh, no? Tuloy-tuloy. Oo, galing. Tsaka may spirit. Texto ka. Texto ka rito. Dali. May apunt, ano yung apuntes? May paglakas, paghina. Exaggeration. Galing. Ay, nako. Ayan. So, ano, yung mga Christians yan. Huwag kayong magagalit, ha. Hindi ako totally against the Bible, ha. May mga absurdities lang talaga dyan. Tsaka fairy tales. Tsaka magic. Pero yung iba dyan, maganda rin talaga. Tsaka yung zombie parade. Yan. Pero, yan. Hindi ko talaga hine-hate. Wala akong hate masyado. Konti lang sa Bible. Ayan. Pasalamat na. Nag-open na si Coffee ng ano, sityo Reddit live chat. O, may mga ano pa ba kayo? Last parting words? Kasi once a week na lang tayo mag ano, podcast. Ako. Okay, Toby. Hindi, ano lang. Doon sa mga nakikinig, alam po merong, kasi nabanggit ko eh, kami ni Lone, kami mga closet. So, may mga iba nakikinig din dito. Iba mga, hindi naman fanatic. Sabi mo nga before, ayokong i-generalize lahat ng nasa office fanatics. Yung iba talaga na lang pala tayo. Kami dito sa ano kasi sa podcast, hindi kami against sa faith. Ang banggit ko nga lang before, kung magkakaroon ka ng faith, at least, you know, dapat it makes sense din yung faith mo. Ako kasi, sabihin, di ba, napag-git ko before, ano, broccoli, agnostic tayo eh. So, ang ano kasi sa akin, kahit sabihin mo agnostic, hindi ako against the faith. Kasi once, ito ang scenario, no? Mabagsakan ka ng, alam mo, nasa isang establishment ka, nagkaroon ng earthquake, ano? Mabagsakan ka ng, ano, malaking pato, ganyan. Tapos, hindi ka makawala. No? So, in your mind, pwede kang mag-isip, ano yung distance nung pinakamalapit na ambulansya, ito na. Eh, ano balita mo, nasa ibang suited pa pala yung pinakamalapit na ambulansya. So, gagawa ka ngayon ng math, anong mga ilang kilometers per hour pa sila makakarating. Pero,
in the back of your mind, gusto mong i-ignore na lang yung mga ano eh, mga variables na yun. Yung mga numbers na yun. Maasa ka na lang din na at some point, may tutulong din sa'yo. Yeah, yun na, latabunan, yung mga nasa 9-11, may aasas, makakaasa ka na, ano, na may tutulong sa'yo bigla. Ignoring all the, ano, the possibilities ng numbers. Kasi minsan, possibilities, pag ginugyat mo, pwedeng, ano eh, it ends up not in your favor eh. So somehow, yun ang ano eh, yun ang para sa akin basihan ng faith. Umaasa ka somehow na may makakatulong sa'yo, di ba? Mga ilang seconds lang, nandiyan na sila. Ganyan. So kami, ang ano ko lang, sa podcast na ito, hindi kami against sa faith. This is more an open discussion regarding different perspectives na naiipas at FGTI. So sana, ano, huwag nyo sana kami nga eh. Dahil kasi Broccoli, nakita ko sa Reddit eh. Pati ba naman yung stance mo, tinatanong, atheist yan si Broccoli, di ba? Hindi, sabi namin, ano, agnostic yan. Pero sabi ko, it doesn't matter din kasi dahil as long as he gives knowledge. May nagsabi nun eh, hindi lang din ako nagsabi. So, sana, hindi namin business ano, ano man magiging conclusions mo. Pero we are helping you how to think differently. Kasi aminin nyo at sa ayaw yung gusto aminin, kinahon talaga kayo. Ang pinaano sa inyo talaga, lalo na kung lumaki kayo within the church, parang ano kayo, tinuruan kayo ng us versus them, parang tayo against the world. So inaano namin kayo, open up sa inyo, na hindi lang yung pananaw ng FCGI ang pwedeng yung isipin, kundi pwede you ano, parang you owe it to yourself. Ano talaga, malaman niyo talaga kung ano yung nararapat sa inyo at saka kung ano ito to. So, as far as yun nga, sabi ko, ano man magiging pananaw niyo o decisions niyo, hindi namin business yan. We're just helping you. Yun lang. Ayan, maganda. Saka don't believe. You have to know. Yung example ko about sa saan ka nakapark. I believe doon ako nakapark. You have to know. Kaya mag-research kayo. Okay. Oh, yung iba, wala na? Magbabasbas na si Mission. Sige. Okay na? Tapos na ba? Wala na? Okay. Sige, ito. Last na message. Bago ako magbasbas. Sige. sa mga bagong nakikinig o sa mga bagong inaakay ng kung sino mang fanatic, eh, okay lang naman na tapusin ninyo. Pero huwag kayong basta-basta magsasubmit. Huwag nyo isasubmit agad yung sarili ninyo. Magtanong kayo. Magtanong kayo na magtanong. Kung hangga't maaari, sumali kayo sa Future Ready para mabasa ninyo kung ano ba talaga yung nangyayari. Kung ano yung kalakaran dyan sa loob. Kasi bandang huli, kayo din na magsisisi. Eh lang naman. Ramen. Ayun. Okay, sige. Okay. Basbas na. Sige. Sa makapangyarihang Diyos na makapag-iingat sa ating lahat, tanggapin ninyo ang pagpapala, biyaya at pagliligtas, at ang pag-ibig ay sumaatinawang lahat. Amen. Ramen. Okay, ramen, paki-like ramen. Po sa Facebook, saka subscribe sa YouTube. Tapos salamat sa juice.com ang aking website. Okay. Salamat sa juice. See you next week. Bye-bye. Bye. Bye.